Holler, 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 boller. Ayan. Sana kayanin. Sana kayanin ang internet ko. Ayan, hello, hello. Ayan, nandiyan na ba kayo? Nilayin natin si Sus. Game. Hello, hello, Karen Kalundre, Ali Rani Nikdao, Karen Palpatok, Vilya Spear, hello, hello, Hayward Gomez, hello, hello. Ayan, indayin lang natin dumating ang cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay. Ayan. Nag-ano, nakalive ako anin sa TikTok, so lumipat na ako dito. Ay, mag-shoutout pala ako sa ano, third floor studio. Ayan. Si Sir Marlon! Apo po, apo po ba kayo? Kasi nakita ko siya nag-scout sign siya. Ayan. So, ayun, wala. Shout out kay Sir Marlon. Feeling ko, brad ko siya. Ayan. Hello, hello. Emma Andal Hermo. Hello, hello po sa inyong lahat. Fatima Ramirez, watching from San Pablo City, Laguna. Lucien Pulgar, good evening. Hello ma'am, nawala ka sa TikTok, buti nahanap kita sa FB. Oh, tinapos ko na yung live ko sa TikTok. Huwag kayong mag-alala, i-upload ko yun doon. At pasensya na dahil ang aking internet ay pang mababang uring nila lang. Ay, Tita Josephine. Ay, mababang uri lang ang aking internet kung kaya't hindi niya kayong hindi kayong mag-live stream ng sabay sa Facebook at sa YouTube. Apparently, dito sa Bacolod, pangit daw talaga yung PLDT. Well, kahit naman sa amin yun sa Bulacan, mas maganda talaga ang Converge. Although, may nagsasabi sa akin na itry ko daw yung dito. Kasi yung dito SIM, kahit yun daw, malakas. Ayun. Abang ako sa YT, sabi ni Sane. Oo, huwag kayong mag-alala, i-upload ko to. Walang YT. Wala pa sa ngayon. Kasi sa YT, pag doon ako nag-live, hindi ko mag-guest si Sas. Ayun. Hindi ko magigess si Sas pag wala, pag sa YT ako nag-live. Ayun. Oh, very good ako. Wala akong violation doon sa live ko kanina. Very, very good. I'm so proud. Nag-live kasi ako sa TikTok. Grabe, suspende ko agad, buisit. Dito na sa amin, pangat PLDT, hindi na talaga nag-improve. Ayun. Hello, Von Bayern, Deutschland. Sabi ni Ma'am John Jandok. Excited to see Sas Zogandes Asot. Oo nga, hintayin natin. Ayun. Eh, anyway, yung ano nga, kanina, I was talking about yung grabbing panlilin lang talaga nitong... Yung Presidential Communications Office, naging propaganda machine na lang siya eh. They're not telling the truth. Yung parang, lagi kayong luloko ng tao. Huwag ganun. Diba? Lagi kayong luloko ng tao. By the way, mention ko lang yung rally ng SMNI kanina. Nakakakilabot. Ano pala yun, no? Different location. Meron sa Canada, Manila tsaka sa Las Piñas. Wala pa yung sa Mindanao, ganun. And grabe yung nakakita ko, may nag-send kasi ng clip sa akin. Actually it's si Arjo Robles. Meron siyang pinost na video sa Hindi Mo Pera group na sumisigaw yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ na Hindi Mo Pera yan. Which is part of their, part of the reason why they gathered. They are also asking accountability from our leaders tungkol sa paggasta ng ating pera. Which is
a major concern. Major, major concern talaga. Gagawin pa lang Ukraine ang Pilipinas si BBM, bagong Pilipinas. True, di ba? Para, Diyos ko po, nilabanan mo pa si Mama Leni. Diyos ko. Dami pang drama nung eleksyon kung sino man nanalo, si Leni o si BBM. Yung pala, it's the same. Di ba? Parehas lang, identical twin pala. Mas malala pa tong si, ano, yung live ko na na-suspend sa TikTok. Sabi nag-comment doon kasi, sabi ganun, visit yan, si Leni at saka si, ano, si Leni at saka si BBM, parehas lang pala ng, ano, takbo ng utak. Parang dami-dami pa natin nakaaway, eme-eme, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung magkaparehas na nga lang daw si BBM at saka si Leni ng basically, yung mga polisiya ni BBM is Leni eh, di ba? Yung ayuda-ayuda, yung ano. Yes, sabi ni Ate Che, mas malala si BBM kay Leni. Correct, sabi niya, nag-comment. Mas malala, actually, mas malala pa si BBM kay Leni. Kasi at least si Leni abogado. Kaniniyam na talaga tayong mahita. Diyos me. Nakakaloka. As in, nakakairita talaga. Sobrang, ano ba yan? San na link? Wala, si po kayo sa Mari. Teka lang ha. Walang link, FB mismo. Teka. Di kaya ng internet sa Bacolod. Ayan. Pag nakaluwag-luwag ako sa buhay, mag-aano ako, sa Starlink ako. Bakit abogado din naman si Galema? Sabi ni Risa. Eh, kaso hindi naman siya kandidato, di ba? Mama Jo, asa na si Sas? Ayan, napapunta na. Naglalakad na. On the way na. Di ako agree dyan. Iba utak ni Lenlen kaysa BBM, sabi ni Florida Piromel. Pero alam niyo po, actually, ano ito, ano ba, man, last year pa yata. Ito yung nasisimula ng mabadrip si Sas kay BBM. Tapos sabi ganun ni Sas, eto ano to ha, siguro mga more than a year ago, ganun. Sabi ganun ni Sas, ito si BBM, walang pinagkaiba kay Leni, ganyan-ganyan. Tapos sabi namin ni Mami Laika kay Sas, na parang, ano ko ba naman, ay, grabe naman yung comparison mo, parang, ay, hindi, layo ah, ganyan-ganyan, eme, ganon. Pero alam mo, Ma'am Florida, tira mo ah, ano yung policy ng administration ngayon? Si Leni, nung election, di ba, sabi niya, hinahangaan niya ang katapangan ng Ukraine, di ba? Di ba? So, basically, ang gusto niya, pati yung sa West Philippine, sa South China, siya ang gusto niya mag-solicit ng tulong sa iba't ibang bansa upang ma-enforce daw natin ang ating karapatan, kinemerlo, ganyan-ganyan. Di ba ganyan yung mga discarding? Ganyan yung ginagawa ni BBM ngayon. Ganyan yung ginagawa ni BBM ngayon, exactly. Ano yung plataforma ni Mama Leni, di ba? Sabi niya, gusto niya ng ayuda, yung non-employment benefits, gusto niya itaas, ganyan-ganyan. Di ba ganun yung mga sinasabi ni Leni nung eleksyon? What is the BBM administration doing right now? We have 500 billion worth of social amelioration. We have become an ayuda nation. O, di ba? So, Ma'am Florida, isipin niyo mabuti. Walang difference. In fact, mas malala pa si BBM. We voted for Leni, actually. Sabi ni Marco, this
like you guys mentioned, yung kay Lenny, it's all an act lang. I mean, it doesn't add up na lawyer siya. Tapos ang pinoproject niya ay syunga-syungaan. Sabi ni Marco DCR. Well, like Lenny, binudol niya tayo, 'di ba? Kasi sabi ni Lenny, sabi ni Mama Lenny, yung reason kaya siya tumakbo ay dahil gusto niyang labanan ang posibilidad na magkaroon ng Marcos administration, 'di ba? 'Yun yung ano niya, 'di ba? 'Yun yung parang isa sa mga reason na kaya siya tatakbo, 'di ba? Gusto niyang pigilan ang isang Marcos administration. Now, Marcos won, and you expect her to exert all the effort para sabihin na, oh, see, tama ako, di ba? Tingnan nyo, kung pinanalo nyo, kinemi-kinemi, oh, see, ganyan. Di ba? That's the least thing that she can do right now, eh. Ina-oppose ba niya ang BBM administration? No. Immediately after she lost, ang dami niya mga kembot-kembot na, ayaw tanggapin kunwari na natalo, ganyan-ganyan, but she didn't do anything to criticize the current administration. I mean, at least nothing that is really substantial. Eh, mas G na G pa nga tayong bumoto kay BBM eh. Diba? So, yun. Ay, Fota, papaano at bakit ka nasa bako? Aba, lagi ako dito. Sa FB, like before, request ka lang. Paano kaya kami aakyat? Teka. Asa ba si Sas? First time? Grabe naman. Hindi lang alam ni Sus kung paano siya. First time, Bex, nag-live tayo before sa FB. Ano ba? First time. Ayan na. Ayan na ang ano. Kuting does not show up in times of difficulty, mama rin sabi ni Rods to be. Ayan na. Welcome, welcome. Ayan. Test mo naman yung audio mo. Hello, test mic. Wala, pwede ko marinig. Test mic. Teka. Kailangan makinis ang tenga, girl. Teka lang. Ayan. Feeling ko kailangan mo ulit mag-earphone. I think wala na akong earphone. Okay na. Ayan na. Lumabas na ang sounds. Ano nang chika? Ayan, kumusta ka naman? Kasi dami naghahanap sa'yo. Talaga? Marami? Gwapo ba? Pero hindi ka gwapo. Pag hindi ka gwapo, huwag ka maghanap. Adios, mene. Oh, ano na yung chika? Eh, simulan natin sa ano? Simulan natin sa... Naku, marami tayong dapat simulan. Bok, hindi ko na kaya to. Pupunta na tayo World War II box. Or kailangan pa natin, ano sinabi ko last year? Asa na yung mga umaaway sa akin for almost a year na one longer daw ako? Ano na tong presidente to? Ina! Grabe! Ano, yung speech... At the chismis, may mga ano na raw. Naggagawa na raw ng mga medical evacuation centers, ganyan. And guys, eto kasi no, you have to understand that while the president is saying something like that sa Australia,
tuloy-tuloy yung pag-setup ng EDCA sites dito. Mm. Tuloy-tuloy yung pagre-recruit dun sa mga lugar kung saan may EDCA sites din. Mm. So ngayon, sabihin niyo na ano to, ano, nagwa-warmonger ka lang or 'di ba? Nagkakaroon na siya ng flesh eh. Nagkakaroon siya ng flesh, meron na siyang flesh, 'di ba? And the president is talking about it in a very ano no, in a very light way. Kapag-ear. At hindi man lang ini-inform yung mga Pilipino. Bex, Diyos me. Eh, naloka ako dun sa ano, naloka ako dun sa speech. Kasi yung speech niya, yung first part ng speech niya, kinukwento niya na ano eh, uy, alam mo ba, Australia, meron tayong long history together. Kasi 76 years of diplomatic relationship, ganyan-ganyan. Friends tayo na matagal na, ganyan-ganyan. O, eh, di ba nga, nung World War II, yung mga sundalo natin, yung mga sundalo ninyo, lumaban ng ano, ng shoulder to shoulder to preserve the regional peace kinembular. Nakakaloka yung mag-revise sa history. Anong regional peace? At kagaya daw ngayon, yun nga yung nakakaloka eh. At kagaya daw ngayon, yung regional peace daw na yan, ay threatened. So, nahaharap daw ang Pilipinas sa sitwasyon na parang World War II. Ganyan din sinabi ni Lenny before. Kaya nga, Bex, hijack na to. Kung ano yung sinasabi ni Lenny before, ganun din yung sinasabi niya. O, eh, sino ba ng mga nasa likod ni Lenny? Correct. Diba? Mm-hmm. So, alam na, alam ko to, dahil, Diyos ko, dahil isang 6 years kung binabarubal si Lenny. Alam ko lahat ng pinagsasabi ni Lenny, mga Bex. Kaya ko nga nagustuhan si Bongbong dahil ibang-iba siya kay Lenny. Ngayon, putang ina, kinaiwa ba ako? Parang, Naalala mo sa siyong ano, yung di ba yung sinabi mo sa TikTok live nun na ano, mga ano pa, last year pa, yung before ka pa nag, ano, before ka pa nagkaroon ng kapihan, after pala nung kapihan, yung ano, sabi mo gano'n, ay ba na to si Bongbong at saka si Lenny eh, ganyan-ganyan. Tapos yung reaction namin ni, ano, ni Mami Laika, di ba yung parang, uy, grabe ka naman. Grabe ka naman. So yun, grabe ka naman. Parang, syempre, di ba, parang dinaut-daut natin ng bonggang-bongga si Lenny at saka yung mga pinagsasabi niya nung ano. Eh, kaya wag. Actually, yung nung time na yon ang sinasabi mo pa nga nun, parehas lang sila when it comes to foreign policy. Di ba? Yeah. Yun pa yung sinasabi mo nun. Na parehas si Lenny at saka si BBM, parehas sila when it comes to foreign policy. Ganyan-ganyan. Eh ngayon, actually, mas nakikita natin ngayon na yung similarity nila extends doon sa more than the foreign policy. Yung ayuda. Diba? Ayuda. Ito na ang malaking bugtong. Kailangan pagtagpitagpiin doon ang mga Pilipino. Hmm. Kung ikaw ay nasa front lines, katulad ng World War II, bakit well at the same time, gusto mong baguhin yung constitution para magkaroon ng 100% foreign ownership? Ano ba yung gusto mong paon sa mga banyaga in the context na nasa front line ka ng World War II? Mm-hmm. Where are we going to this? Is this, am I? Are we missing something? Yeah, am I missing? Bex? Di ba parang, ano ba? Parang, and then, nung January, nagsabi ka ng itong bagong Pilipinas, and then March, we are in the front lines of World War II. Pwede mo one craziness at a time. Huwag mong araw-arawin mo. Pinis ng transition. Just me. Tapos diba, sabi pinatigil yung PI. And then, hindi, makakamisito ng 2025. Totoo. And then, nasa project. Ito, nasa front line tayo ng World War II.
Mag-invite tayo ng 100% ownership. It's my people's initiative. At may ayuda. Ipagtagpitagpi nyo nga yung mga it's not coherent. You know how incoherent it is, guys? Yung pag-change ng constitution, it will make the investor hold their horses. Kasi if you're going to change the constitution, ay, walang stability yan. Naka-wait and see tayo dyan. Kasi para mag-work ba yan? Hindi ba yan mag-work? Eme-eme, ganyan-ganyan. And that's the natural reaction of any investors, no? Diba? Na kapag kakanari, meron, kasi nga, yung election nga eh, diba? Yung election nga, yung days leading to the election, diba? Meron ring disturbance yan. Kasi parang, meron niyang inherent na kinikerry na instability eh. For a certain period lang naman. Pero pagka it shows na successful lang election, then magkakaroon naman ng okay ulit na bawi. Ganon. But in this case, constitution yung babaguhin, edi mag-wait and see yung ano, mag-wait and see yung mga investors. Diba? So, hindi. Hindi. Kung ikaw yung investor, sinabi ng presidente ng bansa, nasa frontline po kami ng katulad sa World War II. Tapos, common sense. Mag-change ng, oo, ng constitution. Di ba parang, ano na lang yung pakahawakan yung stability dyan? Diba? Bex, I think stable naman tayo eh. Yung utak lang ng presidente yung hindi stable. Parang, di ba sabi niya, oh, once again, ito ah, sabi niya, sabi na, tabi, kung galit kayo sa China, isang tabi niyo muna yung galit niyo. Maging, tingnan niyo muna to based on objective legal analysis. Yung China, ang number one trade partner ng siguro 99% ng mga bansa sa region. 99% number one trade partner nila ang China. Saan nakadepende ang international trade? Anong condition? Gulo ba? Stability? Peace? Stability? Stability, Joey, kung ikaw ay China, na ikaw ay number one trade partner ng lahat ng bansa sa region, at yung trade na yan, eh syempre nagbe-benefit ka. Mm-hmm. At hindi ka makapag-benefit dyan kung walang stability. So, bakit mo ngayon i-destabilize yung region? Eh, kasi sabi nga ni Bongbo, threatened na daw yung peace. Diba? Hindi ba? Who actually has a motive to destabilize the region? Yung number one trade partner ng lahat ng bansa or yung hindi dahil gusto niya makakuha ng piece of the pie o mas malaking piece of the pie? Be, Diyos ko yun. Buwisit, ano? Sobrang buwisit. It doesn't make any sense. Kaya nga sabi ko, yung region ba yung may destability o yung utak ng presidente? Mas wala man po namin malaman. Yung mga kapitbahay natin, nagtatrive sila. Look at Indonesia, oh, di ba? Look at Vietnam achieving its GDP target, di ba? Bakit ikaw lang nagsasalita na may World War II na? Yun na yung ano mo, World War II. Ha? Huh? Eh, bakit yung Indonesia na yung mga ibang bansa nagtatrive, nag-open, yung Thailand, tinanggal na nila yung visa nila. I think mutual ana yung China at Thailand para mas maraming turista. Bakit ikaw, Bex, ang packaging mo World War II? Bakit mo lang yung problemado? Kira ba mong pagpapulburon? Diba? Ano yung eksena mo? Ano pinag... Bex! Ikaw yung walang ambag sa riyo. Alam mo yun, Bex? Bex,
nakikinabang sa iyo yung mga bansa. Wala kang ambag. Tapos sabihin mo, yung malaking ambag sa rehiyon ang magde-destabilize ng rehiyon. Just to me. Bakit alam mo yun? Oo. This is something that a lot of blind supporters of this administration do not see. Kasi meron kayong false idea of ourselves na importante tayo sa international community. And I think hindi lang sila blind eh. Wasak din sila, girl. You cannot be logical, girl. Oh. Kaya kita mo yung mga sumasagot mga bongbong, bakla wala silang sense. Totoo. Mabuti pa yung mga kamping na may sense kahit pa paano. Ito bakla wala silang sense. Totoo. Yun lang ano eh. Kagaya nung ano, yung merong parang sabayang bigkas ng pambabas sa akin. Na bakit ko daw kino-question yung wreath-laying activity ni BBM sa Australia. Eh, part daw yun ng protocol. Eh, si PRRD daw, ano naman daw, nag-wreath-laying din naman daw yun sa Israel. Ganyan-ganyan. Kasi, basically kasi, nung visit niya, binangga ko yung wreath-laying activity niya. Kasi, syempre, parang he's giving honor to the soldiers. That really wreath-laying activity is giving honor to Australian soldiers who fought alongside Filipino soldiers noong World War II. Ganon. So ngayon, ang sabi ko, napaka-easy sa presidente na magbigay ng honor sa mga Australian soldiers. I mean, ilang araw lang siya sa Australia, nasingit pa talaga sa schedule, ah. Diba? Parang, diba? And then they're saying, na hindi, eh, part ng protocol yan eh, ganyan-ganyan eh, eme. Parang, siya ba na, ang usapan ba dito kung part siya ng protocol o hindi? Hindi naman yun yung usapan dyan eh. Ang usapan dyan, yung capability ng presidente na mag-sympathize sa mga sundalo. Whether it is part of the protocol or not. Diba? Pagkatapos itong mga maliliit na mga utak-ipis na to, Diyos ko. Parang, hindi, wala na nga. Hindi protocol yung issue. Ano ba yan? Kaya nga sabi ko sa'yo, girl, hindi lang to blind. Oo. Hindi to blind. Totoo. Bakes yung, at least yung blind pa, merong rationality. Diba, paano mo yung pagtatagpitagpiin ang mga pangyayari na may coherence? Mm-hmm. Bakla kung pelikula to, para huh? Papapaganya ka, ano daw? Bakit biglang ganun? Alam niyo yung mga pelikulang ganun, ano? Parang bakit? It doesn't make any sense, girl. Mm-hmm. Well, last year pa naman, matagal na naman it doesn't make any sense. Pero talagang, oh my God. Mm-hmm. You just keep on escalating your nonsense. Totoo. Pagkatapos yung ano, di ba recently yung kakaloka? Talong administration, yung mga maliliit na bagay hindi ma-address, yung di ba yung sunod-sunod yung surot, yung ipis, may daga, ganyan-ganyan sa NAIA. Nakakaloka. May mga speculations kasi na nagsasabi na ano, may mga speculations na nagsasabi na baka raw kasi umiisa yung Manila International Airport, yung administrator ng NAIA, baka raw gustong makaisa dahil since ipaprivatize na operation ng NAIA, they wanted to rush a contract na hindi kailangan mag-follow dun sa regular bidding. Emergency contract, ganun. And napagdiskitahan yung pest control. Yun yung sinasabi. And ang nakakabisit kasi sobrang shameless. Unang-una, yung kapabayaan sa
na iya na ang dami-daming peste, yung infestation level dyan, na pinaabot nyo dyan sa ganyang punto, kung gusto ninyo ay mangurap, puti sana naman yung hindi magdudulot ng sangkaterbang ano, sangkaterbang repercussion. Diba? Yung parang, ala, na turn off na lahat ng tao sa buong mundo dahil dito sa ganitong klaseng airport, ganyan-ganyan. Alam mo yung sobrang shameless na, yung kung totoo yung mga speculations nung ano no, nung ibang mga observer na nagsasabi na ay, hindi gusto niya ng last hurrah sa kontrata nila. Parang sobrang sagad naman tong walang kahiya-hiya. Grabe. I don't think that we should attribute something to malice when it can be explained by stupidity. So yeah. Hindi sila naglilinis ng naiya. Pero nakasasin yung pinyon. Pero nung a month ago, bawal ang tamad sa bagong pipina. Bawal ang tamad. Ayaw maglinis ng naiya. Diyos me. Diyos ko. Diba? Tapos itong airport concern, DOT concern din yan eh. Tourism concern din yan eh. Diba? Kasi, may tourism pala ba? Kasi diba, yung mga turista natin, ang first encounter nila sa Philippines ay yung mga palipara natin. Diba? So, concern din yan ng tourism eh. Tapos parang, hala, dead to the world silang lahat. Diba? It doesn't make any sense. Alam mo? Kaya ang magiging investor mo lang yan, yung mga hot money. Mag-invest, pagbababa. Tapos pag tumaas na yung ano, pull out. Tatanggalin na nila. Looking for short term gains. Mas alam mo yan kasi nasa financial America. Where are we headed with this? Alam mo yung bakya, parang alam mo yung parang gusto ko ba yung sumampal sa akin at sabihin, Bex, binabangungot ka. Gising. Pero parang hindi ata ako dapat ang gisingin. Parang hindi ata ako dapat sampalin. Mm-hmm. Diba? Bakila pa paano? Kaya walang maniniwala sa'yo sa region. Kita mo, saan pumupunta si Bongbong? Saan siya nagsalita? Sa Australia. Mm-hmm. Eh kahit nga sa Japan, hindi siya nagsalita sa parliament. Dahil bakla hindi. Bakit maniniwala sa iyo yung Japan? Eh, yung Japan number one trade partner niya yung China. Yung Australia din number one trade partner. Feeling ko yan, yung sa Australia, pampalubag-loob yan. Kasi hindi siya pinagsalita sa Congress ng United States. Bakla, ang treaty partner mo, United States, ba't hindi ka sa US Congress nag-gag-ganyan? Oo. Yung Australia, kasi diba nagkaroon sila ng ano? Binigyan lang yan ng ano? Sinabihan lang yan ng Australia? Sabihin lang ng US, pagbigyan mo na yan. Sige na. Pagbigyan mo na yan, para matigil ano, na. Nagkaroon ng parang issue yung Australia with China before. Sa wine. Nag-anuhan sila, nagbaldagulan sila. So, ginawa ng China, okay. Nag-restrict ng import from Australia ng wine. Oo. So ngayon, ang wine ang number one export, isa sa mga number one export ng Australia. Tapos, may ari ng mga vineyards and growth. Malaki ang connection sa government. Mm-hmm. Mga vineyard, mga wine farmers, mm-hmm. mga winemakers dyan. Mm-hmm. So, nagmamakaawin sila. Bakla, parang ang market ata nila ng wine sa Australia is 30 billion or something. Basta kanya, ano, US dollars, malaki. Tapos yung Australia, wala ngayon silang market. Hindi na ngayon nila malaman kung saan sila pupunta na mapalitan nila yung ganun. Kasi syempre, no? Kasi syempre, sa mga nakakaalam ng business,
you have such a huge market, yung ano mo, yung production mo, nagigage sa economies of scale. So, ang laki-laki ng production mo, and yung ganong kalaking production, it will only make sense and profitable given the size of market ng China. Ngayon, nagsara sila. Tapos walang ganong kalaking market. Oh, walang mag-a-absorb. Maluluki ka ngayon. Mm-hmm. Kasi nga, magkakaroon ka ng overproduction. Nang wine. Or, bakla napaka-inefficient. Ang laki-laki ng production mo. And liit-liit naman ang market mo. Simple economics. Uh-huh. Diba? So, mas lalo kung ano. So, nagkukumahus silang mag bumalik uli ng China. Kasi wala talaga silang makukuha kasi laki ng market ng China when it comes to wine. Mm-hmm. Bakla, that's 1.6 billion. Bakla, kahit 1/4 lang yan ang market mo. Or 1/8. Masasaktan talaga yung ano mo. Mm-hmm. Tapos, actually, ang kasi nga, di ba, ang China, gusto nila maging self-sufficient. So, ngayon, natanim na rin sila ng sarili, nagkakuha ng sarili ng wine. Actually, ano, nananalo na yung China sa, ano, international wine competition. Yeah. Ganun na sila kaponga. Mm-hmm. So, kasi syempre, kasi yan ang number one pinagandaan ng China. Oo. Kailangan makakapag-produce sila internally. And they are succeeding, no? Kung ano yung pinipili nila na parang, ay, magpo-produce kami nito. Tapos, talagang dumarating din sila sa point na yung sinusupply nila, yung pinoproduce nila, can already accommodate yung local demand. Yes. Kasi diba ganun yung ginawa nila sa rice? Ganun. Yung rice naman, kaya naman nag-import pa yung China. Kasi, kulang pa talaga yung arable lang ng China. Hindi, pero ano kasi, na sila, di ba for the longest time, sila nag-i-import sila. So, number one importer sila ng rice. Tapos, parang nag-declare sila, I think last year, na hindi na sila mag-i-import ng rice. Mm. So, kaya tayo, naging number one rice importer. Kasi, naging number one. Kaya tayo naging number one. Kasi, kaya, Oo, hindi na nag-i-import si ayaw na ni ano na mag-import. Nagbabawas na sila. Kasi kasi gano'n naman sila, unti-unti sila nag-develop ng self-sufficiency. Mm-hmm. Basta yung mga basic. Mm-hmm. Di ba? Kasi pa mga kapritsyuan lang yan. Oh, sige, makapag-trade tayo. Mm-hmm. Kapritsyuan lang yan. Let's allow. Mm-hmm. Pero bakla, kahit yung mga kapritsyuan before, dinidevelop na yan. Alam ba, cellphone. Mm-hmm. Bakla, pero mo sila very competitive phone, very competitive na yung mga phones. Tapos yung mga EV, di ba yung pinost ko nga, di ba naloka yung taga US, yung naloka sila yung Tesla na Chipify lang sa China. Uh-oh. Hindi naman sa Chipify na ang preso. Ibig sabihin, ang mahal-mahal yan, ganyan lang yung features. And meron kami dito sariling homegrown, mura, tapos ganito yung features. I remember, noong before pandemic pa to, di ba sobrang traffic sa Metro Manila? Ano pa ako nito? Metro Manila-based pa ako nito. Nauso yung mga e-scoot. Yung mga electric scooter. Nauso yung mga electric scooter. Sobrang hirap bumili noon ng electric scooter. Tapos ngayon, ang mga brands noon ng mga electric scooter, either European brand or American brand. So, merong ano noon, ang nakabili kami ng e-scoot nung jowa ko noon eh, kasi parang to get around Ortigas, Mandaluyong, nag-i-scoot lang kami, ganun. Ang mahal pa nung bilhin namin ng e-scoot namin noon, kasi nung ano pa lang, ano to, mga 2019, 2018 ganyan. Sobrang mahal nung bili pa namin sa e-scoot namin noon. Halos after 2 years lang yata, yung nabili namin na e-scoot na 45,000, ngayon binibenta na lang siya ng 18,000. Kasi yung galing sa China, same feature, same hala, sobrang mura doon. Ganun. So, ano yung silang mag-catch up? Ha? Ano yung e-scoot? Electric scooter. Electric scooter. Ngayon. Kasi ang hindi
hindi naman kasi updated ang knowledge ng mga Pilipino. Akala kasi nila sa mga sa Chinese product, yung madaling masira. Bakla kaya madaling masira kasi yun yung price point mo. Ganun din dati yung Japan. Tanungin niyo yung mga magulang nyo na nabuhay noong 70s, 60s, 70s, na pag galing Japan, ang joke nun, ay, made in Japan, kaya pagdating ng Hapon, sira na. Ganun din yun. Ang ano, galing Taiwan, galing ganun din yun. Ganun din yun yung galing Korea dati. Ganun, umpisa na. Pero, syempre yun yung price point mo. Diba, naalala ko noong 90s, nung nagkaroon ng Kia eh. Uh-huh. So yung mga tao, ay, Kia. Oo. Tsaka-tsaka. Yung hindi parang, pero ngayon, bongga diba, na ng Hyundai. Diba yung Hyundai? Diba ang Hyundai, Korean yan? Oo, Korean. Korean. Diba Hyundai? Hyundai? Pero tapos yung Hyundai, hindi, mag-ano ka na lang, mag-Japanese car ka na lang. Korean car, madali masira yan. Mahilig magaganyan ng mga Pilipino. Kasi, ang impression nila sa produkto ng isang bansa, yung sa price point na binibili nila. Uh-huh. Siyempre, bakit akong binili mong price point mura? Mura. Sige mga tatagal. Parang, parang ano lang yan, girl. Parang IKEA. Akala ng mga Pilipino, yung IKEA, susha-susha. Mm-hmm. Pag nasa Europa ka, kaya ka bumibili ng IKEA, dahil wala kang ambisyon na tumagal yung furniture na yun. Diba? Eh, pero yung IKEA, bigasin na nagkaroon ng premium, ano, yung mga premium na IKEA na product. So, pero kung ikaw, yung nasanay ka dun sa, ano, sa low price point, yun yung magiging image mo. Mm-hmm. Diba? Kaya gano'n ang eksena. Kaya kita mo, syempre yung Japan, kaya maganda na yung quality dahil mahal na. Mm-hmm. Dahil, hindi na sila gumagawa nung lower price point kasi umarangkada na yung ekonomiya nila. Kasi and people are willing to buy yung ano, yung... Yes. Kasi nga, yung economy nila, hindi na economically viable yung low, ano, low labor cost. Mm-hmm. Kasi tumaas na yung labor cost sa Japan. Mm-hmm. So, ang products mo na ngayon is yung mga higher level kaysa din sa lower level. So ganun ang eksena ang Camiller nila. Kaya kita mo ngayon, 'di ba? Ang mga damit na ngayon hindi na karamihan made in China. Pag made in yung mga luxury brand, nagpapagawa sila sa China kasi tumaas na yung quality. Tapos mas pura pero mataas ang quality. Pero pag yung mga Zara, saan sila pupunta ngayon? Yung mga low labor cost, Vietnam, Bangladesh. Di ba? Tingnan yung mga dami. Bangladesh na, kasi bakla, pang-mass production. So, wala yung bokang-bok. Kailangan mo lang yan ng low labor cost at ano, high volume, low labor. Ngayon, hindi nila. Fast fashion. Ano ang tawag dito? Yan, Vietnam nga. Vietnam, Bangladesh, yung mga fast prod na ano. Fast fashion. So ngayon, lumilipat na sila ng eksena. Kaya ngayon Pilipinas, hindi na tayo makapag-compete sa low labor kasi mataas ang labor sa Pilipinas and electricity. Oo. Totoo. Tsaka yung ano, yung ang tawag dito, yung mga textile kineme na sa Baguio, meron yun eh, yung ang pangalan nun? Yung textile yung pinoproduce nila sa Baguio Economic Zone. Ano na rin, high-end rin yung pinoproduce nun eh. Hindi naman ano eh, hindi na rin yung fast fashion eh. Ganun. So kaya hindi rin ganun ka-massive yung growth. I don't know. Hindi rin ganun ka-massive yung growth kasi ngayon pinoproduce nila ano rin, yung pang high fashion. Yung mga ano talaga, yung mga very, mga custom na mga tela, ganun. Nagagamitin ng mga expensive brands abroad, ganyan. Ayun. Teka, sas meron akong ano, meron akong question. Kanina meron kasing nag, ano dyan sa baba, sabi gano'n, ganito na lang ba tayo? Kailan ba kikilos ang military? Sabi niyang gano'n. Naalala ko lang. Kasi I remember yung isang conversation natin. Meron tayong napag-usapan noon na like, ano yung pag kumilos ang military,
Ang military kasi, ang kanyang loyalty ay nasa constitution and nasa bansa, 'di ba? Nasa constitution and nasa bansa. Eh ngayon, 'di ba, reasons dahil nga diyan sa mga pistoks-pistoks na 'yan at iba pang mga questionable appointment within men in uniform, low moral sila. Pagkatapos, marami talagang bulong-bulungan na dissatisfied talaga yung mga military men natin. And so, meron ngang chismis na nag-organize daw itong administration ng grupo ng mga pinagkakatiwalaan nilang men in uniform to monitor yung mga ibang mga members ng Corps na nag-iisip na, alam niyo yun, nag-iisip na may gawin, ganyan. Ngayon, recently, merong mga write-ups na ang daming mga officers na nilagay ng administration sa freezer. Ganon. Hi! Admar Volando! Hello, hello, Sir Admar! Ayan. Nakakaloka yung ano ah. Nakakaloka yung gathering kanina ng SMNI ah. Nakita mo yun? Yung ano? Hindi mo pera yan. Oo, grabe. Kinilabutan ako. Ayan, ganun. Nakakaloka talaga. Anyway, mabalik ako. So ngayon, yung ano na yon, yung ganitong klaseng sitwasyon, I think it will only trigger yung ano no, yung kumukulong sa mga loob ng mga military men natin, ganyan. I remember, sabi mo nun, Sas, pag ako nuwari, nagpaplanong mag-alsa yung military, kung ako si Bongbong Marcos, meron akong car dyan. Nalala mo yun? Yung sinabi mo yun? Na ang card ay, edi, maghanap ka na mas malaking kaaway. Ayun. So, tingin mo ba, yung chene niya sa ano, yung chene niya sa Australia, eh, ano yun? Merong, kumbaga, influenced by him losing grip doon sa may pwede. Uniform natin ngayon. Pwede. Kasi, well, sabi ko nga, di ba, Bex, kung mag-declare ng Marshall ngayon si Bongbong Marcos at ang sabihin niyang dahilan ay China, sino tatanggi? Sige nga, isipin nyo, kung mag-declare ng Marshall si Bongbong Marcos ngayon, ang sabihin niya ay, kasi ini-invade ng China ang WPS. Who can say no? Hindi yung managigets. That's the perfect. That's the perfect way to preserve yourself eternally. Oh, wala naman tatanggi. O pag tumanggi ka, ay bayaran ng China. Ay pro-China. All of these are manufacturing consent. Parang ano lang yan, parang United States. O, nung pagkatapos ng 9-11, biglang, okay, lulusupin natin ang Iraq. Ay, wait. Yung mga matitino, huh? Bakit Iraq? Pero hindi na sila makapalag. Kasi, wala ka bang puso sa mga namatay sa 9-11? Na mga biktima. Anong nangyari? Ganun lang. Ito namang mga to, Diyos ko Lord, kasi, ewan ko pa eh, siguro yung iba hindi naman kasi nag-follow na ng international news, no? Kasi 2002 yun. At kailangan meron ka ng access sa cable para makapag-follow ng international news or internet. Eh, ang mahal-mahal pa ng internet ni Joey. Ang internet pa ng Joey ay ano, yung 100 pesos na nilunod yung card. Ikaw, mahal-mahal pa ng text ng piso isa.
ayos Piso pa ko isang na text noon, di ba? wala pa nung ano, wala pa nung social media, hindi alam ng mga tao na nangyayari sa mundo, di ba? Kaya noon na wala talaga, wala kang mas mahirap, actually nga mas mahirap nga noong magpaliwanag eh, kasi nga ano sinasabi mo eh, eto talaga nangyayari eh, syempre pinapakita na nangyayari sa kanila mainstream media eh, ngayon may social media. Mas madali nang mag-explain ngayon, in fairness. Pero, ang ano niyan ay, ayun na nga, it's very, very, ano, very possible. Kasi, girl, kung ikaw presidente, nandiyan yung barasa na pamilya mo gagawin, especially given this kind of president. Actually, si Duterte nga, kung gusto niya mawala noon yung ano ng international community about sa war on drugs, bakla kinalaban niya China. Mawawala yun lahat noon. Kung yun ang packaging niya Yun as yung a war on drugs. Bakla, hindi ka anuhin ng West. Basta kaway mo China. O sige, kumatay ka, sabihin natin kahit lipuli mo na yan lahat at ilagay mo sa sa freezer lahat, ganyan. Basta away mo lang yun. China. Oo, ganun Yung lang ikiling yun. niya yung war on drugs na no? Yung ikiling niya yung war on drugs na abrasive sa China. Lahat ng drugs naman dito galing sa China, yung mga ganung kinemer doon. Oo, pag kung ginawa lang niya ng Duterte, ganun lang. Ay, siguro, tapos, hindi niya inaway-away yung United States, tapos, ganun, hindi niya inaway-away yung ang inaway-away lang niya, China, ganyan. Bakla, and this is not the first time that it happened in history, kita mo si Augusto Pinochet. Oh, di ba si Augusto Pinochet, ano yung puppet-puppet yun ng West? O ano pinagagawa ni Augusto Pinochet? Oh, di ba deadma lang sila? Yung nawala na, dun lang nila hinabol-habol, kahit naman yung tatay ni Bongbong. O, no, nag-martial law siya. O, nakialam ba yung West nung martial law niya? Bakla. Wah! O, ganun lang yung kasimple. Diyos ko, Lord, ano ba naman? Napaka... Kaya nga, sabi ko, wala na yan. Sabi ko, nasa kanya ang barangay. Nasa kanya ang lahat ng alas. Na kay Bongbong. Unless merong deus machina. Alam mo yung bilang may twist. Kung may twist, dun ka mabubuhayan. Pero ngayon kasi, para tayo nasa piling ko na si Joey, no? Yung hindi mo alam kung may twist. Actually. Ano to? Di ba yung mga pelikulang nanonood ka? Putang ina, wala namang, grabe namang paghihirap ito. Sunod-sunod ganap. Yung ano ka na, dugong-dugo ka na, na putang ina, wala na itong pag-asa, ganyan ka, bigang, ay, bakit may twist? Ganon. So yun ang hinihintay natin, yung twist. Oo nga eh, darating ba tong twist na to? Oo, ganyan. Darating ba yung twist na yan? Yan ang hintayin natin kung darating yung twist na yan. Pero ngayon, syempre, hindi pa natin nakikita yung twist. Para tayong nanonood ng pelikula na, shit, anong pag-asa? Ganon. Pero kung may twist, dun tayo mabubuhayan lahat. Pero kasi, hindi ko makita kung saan papasok yung twist. Actually, ako yung ano no yung statement ni I'm not so sure if Inday Sara is going to say something about it, pero yung statement ni BBM sa Australia, wala na, ano na talaga, exhausted na talaga ako doon. Yung Kaya nga, so ano yung twist nitong mga pangyayaring ito, no? Siyempre, ano ba ngayon? Siyempre, November, US election. So, siguro, before US election, ganyan, baka may mangyaring incident. may twist. Kasi dry run lahat yan, yung ayu-ayungin. Kita mo yung ayu-ayungin, bigla naging issue ng napakalaki. Bakla yung ayungin, issue na yun, 1999 pa. From 1999 hanggang ngayon, kailan lang ba kayo nagkaroon
nagkaroon ng ganyang naging nagimbal tayo sa ayung-ayungin siyo. Ngayon lang! Bakla! Bakit? Bakit ngayon lang? Kasi noon kailangan ng US ang China for a lot of reason, di ba? Di ba? Oh, bakla 1999 patayin may ano diyan sa ayungin. Tapos biglang nag-issue, bakit ang panahon ni Bongo biglang naging bonggang-bongga yung issue yung ayungin? 20 years. Eh nung lumalaki kang 20 years, may naririnig ka pa. Oo. Hindi ba nakakabot yun sa ganyang level na ano, no? Na parang... Napatayan, na parang... Oo, magpapatayan diba? Tayo. Tapos yung... Ay, may ano siya, may, eh. Di ba may mga media-media no na... Nakita mo yung mga media-media no? Pumunta tayo ng ayo. Bakla, wala ko nakitang ganun. No. May, baklang source lang natin na information ng no, mainstream media ng Pilipinas. Saka IS Bonanza na internet, ha? Bakit wala noon? Bakit ngayon na naloloka ng United States na hindi na sila makahabol? Bakit ngayon lang? Di ba? Kasi nga, iba na yung true. Ano, iba na yung iba ang kalaban na ngayon ng sumasabay na tayo sa AUKUS kung anong kalaban ng Amerika. Lahat ng kalaban ng Amerika, kasama tayo. Laban si Spain, kasama tayo. Laban sa Japan, kasama tayo. Laban sa Soviet Union, kasama tayo. Laban sa Vietnam, kasama tayo. Laban sa Iraq, kasama tayo. Laban sa Afghanistan, kasama tayo. Ngayon, laban sa Russia, kasama tayo. Ngayon, laban sa China, kasama tayo. Ganun tayo, magmahal, girl. Doge, no? Buisit. Nakakairita. Walang dignidad. Bansang walang dignidad. Ano ba yan? Wala talaga. Lahat ng kalaban ng Amerika, kinalaban din natin. So, parang... Ang masama nun, kinalaban natin for what? Oo, di ba, North Korea? Diba? Kasama din tayo. Oo. Di ba? Bakit akong kalabanin ng Amerika bukas ang Guam? Or, Guam tuloy. Ang Kiribati? Kasama rin din tayo siya. Di ba? Oo. Bakla wala ka. Sabi ko na, oh, ngayon China na mamayag pa. Bakla pag nauungusan na ng India ang US, kakalabanin ng US ang India, kasama din tayo siya. Which is diba? Very likely, no? Kasi, ang tawag dito, out of nowhere, 2024, yung statistika na, statista na info card na sinare mo, di ba yung para, for ano, 1990s, mid-2000, tapos 2024, out of nowhere na country doon, dalawa, India and Indonesia, largest economy, di ba? So, hindi malayo no, naaawayan rin ng US ang India soon. India, Indonesia! Ang Indonesia ngayon, ano yan? Meron siyang ilingan ngayon sa European Union. Dahil ang Indonesia, ito ah, ang Indonesia, number one yung ano ng nickel. So, sa region, tayo at Indonesia. Ang Indonesia, sabi niya, ang naging policy niya, actually, policy talaga nila yan. Batas. Tapos, pinatupad ni Widodo na ang processing ng nickel dapat sa Indonesia. Processing ng? Nickel. Sa Indonesia. So, hindi na sila papayag na nag-export, nag-extraction lang yung kanila. Oo. Hindi na sila pumapayag na ano mag-export ng raw. So, ipaprocess. Pagka in-export nila, process na. Oo. Ganyan din naman sinasabi ni BBM nun. Tangina niya, anong ginagawa niya? Tapos, yun, yung European Union. Bakla, malaking industry nila yung refining. So, nag-alit yung mga kapitalista nila doon. Ako, hindi po pwede yan. Indonesia nagmamatikas. Di ba kaya nga yung presidente ng European Union biglang sumulpot sa Pilipinas? Last year, first time yun bakla. In 65 years ng European Union, first time bumisita yung presidente. So bakit? Ano sa tingin mo? Dahil maganda si Bobo Marcos. Bakla, wala kang makikita sa Europe ng mga official na would. Bakla, for the
longest time si Bombo sinasabi nila inanalo dahil sa fake news. Tapos kaya nagkakatara pa bigla, kay Bombo. Ngayon, ang Indonesia nag-offer sa Pilipinas sa magkaroon silang parang Bex, magmaganda na tayong dalawa. Ganyan. Parang ano, parang OPEC. Pagkatapos ang ano nila dyan, ang projection nila dyan na parang kaya tayo dinadalaw dahil mataas ang respeto nila sa kinembilo. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Hindi. Meron calls. Ano talaga, girl? Parang, ano ba na-achieve mo? Ano ba na-achieve ng bansa mo? Bakit ka gagalangin? Correct. Dahil na namin. Okay, you have to be. Kailangan, yun ang kulang eh. Girl, kailangan mo lang self-introspection. Mm-hmm. Bakit ka maganda? Kung feeling mo maganda ka, explain mo, bakit ka maganda? Oo. Anong kinaganda mo? Diba? Lalo ka lang ng election, ang ganda-ganda mo, rarespetuhin ka na ng lahat. Diba? Ayun. Sabi, ay, so yung mga nagtatanong dito kung live ako sa TikTok at sa YT, nasa Bacolod ako. So, yung internet ko ay hindi kaya ng multi-stream. Ayan. So, dito muna tayo sa Facebook. At i-upload ko na lang po lahat sa YouTube. Ayan. Para dun sa mga team replay. Ayan. Stunner ka, gunner. Ano yung maganda, diba? Bakit ka maganda? Diba? Bakit sa tingin mo nagkakandara pa sa inyo yung mga, yung mga yan? Dahil baka wala kang achievement. Diba? You have to be honest about yourself. Diba? The problem kailangan is, malaman mo. Oo. Isa sa pinaka frustrating dito sa administrasyon na to, talagang mamumura mo talaga mula ulo hanggang paa, yung sobra nilang sinungaling, Bex. Diba? Sobra nilang sinungaling. Yung, parang, tayinan nyo yung, unang-una, first na kasinungalingan, yung sa war on drugs kuno, na different path ni BBM, na mas effective daw. Ganyan. Di ba meron silang press release noon na yung number ng nasabat nila na droga ay mas malaki pa sa parang first 2 years ng administration ni BBM. Mas marami pa silang nasabat na droga kesa doon sa mga nasabat na droga ni PRRD noong buong 6 years niya. May ganun silang ano eh, may ganun silang keme noon eh, ganyan. Di okay, fine. On paper, mas malaki yung nasabat niyong drugs kumpara sa nasabat na drugs ni PRRD. Pero ang hindi nyo sinasabi sa amin, magkano ang droga noon, magkano ang droga ngayon? Bakit mas mura ang droga ngayon? Bakit mas mura ang droga ngayon? Explain that! Ibig kasi sabihin, kahit so... Oo. Ibig sabihin, maraming supply. So, ibig sabihin, kaya ka maraming nahuhuli dahil maraming supply. Correct! Diba? As simple as, maraming supply. Girl, kailangan mong ipagtugma, mababa ang street price ng shabu. Pero sinasabi mo na, mas malaki yung nakuha na na-confiscate namin kaysa sa panahon ni PRD. Bakla, kung mas malaki yung na-confiscate mo kaysa sa panahon ni PRD, dapat ang presyo ng shabu ngayon ay mas mataas pa kaysa nung panahon ni PRD. Kasi, nung panahon ni PRD, yung presyo ng shabu na noon ay mas mataas. Actually, mas mahal pa nga yung shabu kaysa sa cocaine nung panahon ni PRD. Yung presyo ng shabu nung panahon ni PRD, mas malaki kaysa noong panahon ni Pinoy. Kaya makikita mo na mababa yung supply. Actually, so, bakla, kung lahat, kahit nga MJ noon eh, grabe yung presyo eh. Kasi diba? It was really very difficult to come by. Grabe talaga yung ano noon. So that's one. Yan yung isang unang, yan yung ano no, yan yung mga panggagago nila. That's the first one. Second, yung naluloko sila dun sa achievements ni, mga achievements ng BBM administration dun sa farm to market road. Naginawan pa talaga ng reels ni BBM. Gumawa pa ng reels si Bongbong dyan na 51% ng farm to market road was completed under his administration. Putang inang yan. And nobody's explaining the truth. Harap-harap ang nanluloko ng mga taong, mga putang ina nyo. Diba? Ang lakas nyong mambobo. Ang lakas nyong mambobo. Yung 1 million housing per year. Ay, ito pa. Yung 1 million housing per year na yan, binawi na nila yung target na yan eh.
Sinabi, inamin na nila sa budget hearing na it cannot be achieved, yung 1 Pag ilan million na figure. Kinap nila into half, parang 3 million na. 3 million yung hanggang ano, 3 million until 2028, so parang 500. Eh, mas malaki pa rin yung kay PRRD. Kay PRRD yung pinakamalaking housing, pinakamaraming housing projects. Yun. Ang nagawa ni PRRD is 1.6 ata yung housing, no? Parang ganyan. Eh, ang nangyari kasi, marami pang mga housing projects nung panahon ni PRRD na offshoot doon sa panahon ni PBBM. Kasi nga di ba nagkaroon niya ng pandemic. So, nahinto yun. Oo. So, ngayon, nung first year, parang mga around 700,000 yung na-deliver nila na housing. Ganon. Parang 700,000. So, parang first year, parang, ay, mukhang ma-achieve ha, kasi 1 million yung target per year eh. Eh, kaso nga, yung karamihan doon, galing pa doon sa, ano, previous administration. Noong 2023, they are reviewing the budget for 2024. Inusisa yung target na yan. Inakila na hindi na nila kaya. Kasi nga, wala ka nang sasandalan na offshoot na mga projects para mag-deliver ng number. Diba? Kasi kung for 2024 onwards, it's going to be your own action, your own initiative. Eh, ang daming issue kasi apparently parang nagkakaroon ng issue dun sa ano, cost ng housing. Eh, hindi naman talaga mura, ganyan. Tapos, kung meron mang yung talagang mura, ang hirap naman mag-avail kasi LGU nga yung nagde-decide kung sino yung pwedeng maka-avail ng mga low-cost housing o whatever na inaano nila. So, ngayon, recently, meron na naman silang statement na hindi, tuloy pa rin ang target, ganyan. Yung parang, totoo naman tayo, Diyos me, magitotoo naman tayo. Kung hindi nyo ma-achieve, tell us kung ano yung achievable. Diba? Yung 20 pesos na bigas, Diyos ko, ayun pa, isa pang panluloko. Yung 20 pesos na bigas na urong-sulong kayo doon sa pangangako, eh hindi, ma-achieve yung ano, 20 pesos na bigas. Ma-achieve ang 20 pesos na bigas kung ma-address ang problema sa supply. Yung parang, hello? Yung bibigyan ka ng mga ganung klaseng explanation, yun yung ano nila, sabi ni BBM, ay sabi ng DA, posible pa naman ang 20 pesos na bigas. Undersecretary sa DA yung nagsalita. Posible naman na ma-achieve pa ang 20 pesos na bigas. Basta lang, maayos ang problema sa supply. Yung problem. Ala, just me. Parang, ay, hindi kasi, ayun na nga, ano pang number one manufacturing products ng Amerika? Diba, armas. Mga defense and, nakakaloka yung ano nila, yung interest payment ata nila sa utang nila. Parang ma-overtake na yung spending nila sa ano, defense. tapos patuloy pa yung ano, de-dollarization. So kailangan mo ng ano, more emirates for more fun. Wala na nga, parang alam mo yun, parang hindi ba, so disappointed. Totoo. Tapos wala na silang ginagawa kundi manloko na lang ng manloko. Manloko na, I mean, yung, na lang naman so, ng mga tao. Manloko na manloko ng mga tao. Eh, recently nga, ito yung, siya daw yung first president to come in Basilan. To visit Basilan. Kasi nga, sabi niya. Ground zero daw yan. Kasi ground zero daw yan. Tapos ang pinapalabas sa mga ano, ng mga ensaymada, ano daw, mababa daw yung reading comprehension ko. Ang pinaus nila yung press release ng PCO. Bakla, huwag nyo kami gaslight. Ang linaw-linaw po sinabi ni BBM din sa video. True. Ito nga, inano ko to sa TikTok. Eh kanina, diniscuss ko to sa TikTok. Kasi ang gulo ng Presidential Communications Office, first president
president na naka-witness ng decommissioning ng firearms sa Basilan. Yun yung pinagmamalaki nila. Pero si BBM mismo, sinabi niya that the decommissioning of firearms in Basilan is an ongoing thing. So ibig sabihin, if it is an ongoing thing, whether na-witness yun ng presidente o hindi, it doesn't matter. Diba? Eh kasi kung nagagawa nga in the past na hindi naman na-witness ng presidente, o ano ginagawa niya dyan? Bakit achievement na na-witness niya? Diba? Bakit achievement na na-witness niya? Hindi, kaya kung maano na, wala ka na talagang achievement kasi kahit ganitong achievement sa'yo. Na walang kapwenta-kwenta. Oo. Na parang, yun ang nga, parang, next, parang kinarma tayo ng espiritu ni Marmalen. Dahil masyado nating binash ni Mama Lenny. Ayun, binigyan tayo ng three times more powerful na Lenny. Ito, basahin ko yung sinabi niya dun sa decommissioning. Nakakatawa. Ito, PBBM witnesses, ano to? Teka lang ah. Decommissioning of 400 illegal firearms in Basilan, making him the first president to witness the gathering in the province. Tingnan mo yung panggagago nila. They want it to appear na yung pag-witness ng decommissioning ng firearm is an achievement. Pero si Bongbong mismo, sinabi niya mismo na hindi ano yan, ongoing yung project na yan. Ayan. While President Marcos acknowledged that it was not the first time he witnessed decommissioning of illegal firearms, the president clarified that there is already an ongoing decommissioning process of firearms under the auspices of UN, European Union, and other international organization. So that, ginagawa na yung decommissioning ng mga firearms. So, bakit achievement na nandyan ka? Diba? So, ensaymada sagot. Diyos ko. That's the nakaloka. So, may nagmadala sa akin. So, Australia ba to? Sabi doon ni Marcos, we have in our family tree a Chinese pirate. Ano? We have in our family tree a Chinese pirate. So, parang meron daw silang ancestors na Chinese pirate. Bakit may criminal? May criminal line pala. Bakit ka criminal line? Bakit ka proud? Mm-hmm. Bakit ka proud na may pirata? Bakla, yung piracy no, na isang malaking problema no pre-colonial times, piracy was a huge problem in the region. Kasi nga, grabe yung, syempre, mayaman, trade then was very profitable. E trade goes by sea. So yung mga pirate, nagnanakaw sila. So malaki issue yung mga pirate. Hindi lang actually mga Chinese. Yung mga yan. Maraming pirate niya. May mga pirate pa doon from piracy, di ba hindi, isa nga yan sa mga reason kaya nagkaroon ng parang UN Chamber of Business Kinembular, yung, di ba? Hindi iba pa yan. Iba pa pre-colonial times. Pre-colonial time pa. Oh, pero patuloy pa rin syempre yung piracy, no? Kasama yan sa maritime trade, yung piracy. Kaya magkakasama yan. Kaya yung Djibouti. Ang dami yung foreign bases. Mm-hmm. Andiyan lahat, girl. Nandiyan ang China, US, I think almost every country that is concerned about safety of maritime trade, mm-hmm, nasa Djibouti. Mm-hmm. Kasi nga, yung, I think it's Gulf of Aden. Gulf of Aden ba yung malapit sa
sa Djibouti. Mm-hmm. Gulf of Aden. Oh, Gulf of Aden sa Red Sea. Yung ano na yan, yung choke point na yan. Nandiyan yung Djibouti. So ngayon, kaharap yan ng Yemen. So nandiyan lahat sila para nga ma-ensure yung against piracy. Yan yung sinasabi mo na sa UN Camilar Chimbular. Mm-hmm. So criminal yung mga pirate. Mm-hmm. Kahit ano pang ano yan, criminals yan, pero hindi yan state-sponsored. Ang mm-hmm. China nun, nila makontrol yung mga pirates. Kasi wala naman silang navy. Yung uh-huh. yung Chinese Empire noon. Mm-hmm. Saka noon kasi, ang setup kasi noon, hindi yung katulad ngayon na you control mm-hmm. everything. So meron kang emperor, pero your power wanes from the center. Mm-hmm. So ano ang pinanghawakan mo lang noon, loyalty ng mga tao. Uh-huh. Pero grabe yung magkahiwalay yung private and public noon. Mm-hmm. So kaya nga ano eh, kaya nga naging problema nga nila yung opium kasi nga hindi nila hindi man nila makontrol yung trade kasi nga hindi naman kasi talaga siya hawak ng hindi katulad niya ngayon na pag gobyerno ka lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao meron kang participation may participation ka noon walang ganyan ngayon uh-huh. it's a very very modern thing uh-huh. yung ganyang state power uh-huh. tapos si Bibi proud kami na may pirate sa aming pakatangabat ka to. Sabi niya, ito nang sabi niya, the Americans' actions in the South China Sea is a reaction to China's behavior. Mm-hmm. Bakla. Sabi niya, we are not being dictated by the UN. Sabi ni Bobo, sino ba? Bakit ito, no? Diyos me. Naalala ko yung ano, may bumalik kasi ng US, ng Australia, di ba, sa UBM. Tapos ito na yun! Oo. Meron rin siyang sinabi dyan na ano eh, para isa sa mga talk niya, sabi niya, hindi ko naman aawayin yung China, makikipag-cooperate naman ako sa China. Unless magkaroon kami ng pag-aaway tungkol sa sovereignty. Talagang, ano yan, talagang parang pagdating doon, iba yan. Parang ganun yung ano ni BBF. Ano yung away mo nga sa sovereignty? Ayun nga. Yung West Philippine issue, South China Sea issue na ano, na anyway, na gusto niyang paghugutan ng galit sa China. I mean, yung China at saka Japan, di ba meron ring territorial dispute yan? Mm. Yung... And Taiwan. And South Korea. Oo, yung Korea and Japan. Meron ring territorial dispute yan, di ba? Yung mga bansa sa, ano, sa Europe, meron rin silang mga existing territorial dispute. Ganyan. So ngayon tayo, ang away natin with China is issue on territory sa perspective ng China and issue ng sovereign rights sa perspective ng Philippines. Meron din tayo sa Malaysia. Meron din tayo sa... Meron din tayo sa Vietnam. Meron din tayo sa Taiwan. But why are we looking at this as if it's a make or break situation when in fact we have similar problems with other country and other country have similar problems? Diba? Ba't ka nagmamatigas, girl? Ang matigas? Ano pang pinagmamatigasan mo, girl? Diba? Yung parang sinong pakaway mo? Ano ba yan? Ngayon, edi, ganun nga yung ano niya, ganun yung etos niya na, ay hindi, basta, ano, issue ng sovereignty, ibang usapan yan because, ano, hindi kami magbibigay ng square inch, kinembular, alo? Saan kami dadalhin? Yung seryosong usapan, saan ka dadalhin? Diba? I mean, kung ganyan katindi yung paninindigan mo, itodo mo na. Dapat awayin mo lahat na meron tayong issue with territory. Hmm. Kasi it will bring forth yung issue on sovereignty. It's a necessary consequence eh, nung
issue ng territory. Mm-hmm. That's also going to be an issue of sovereignty. Eh, kung talagang matapang atapang atao ka, 'di ba? O ito, doon muna away mo lahat. Away mo Malaysia, away mo yung ano, ibang bansa na meron tayong issue on Pulveroni. Territory. Pulveroni nga, girl. Pangag. Nakaloka siya. Sabi doon eh. Hindi na din hindi ka naman. Di ba kinidnap kayo? Ng Amerika. Diyos me. Kakaloka talaga ito. Ah. Kainis, takina. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganito? Na, dapat mawala na lang siya. Hindi ko alam kung matatapos niya yung ano, kung matatapos niya hanggang 2028. Matatapos niya. I can't imagine yung itsura ng Pilipinas. Matapos niya, natapos nga ni Cory yung term niya. At what cost? Well, kasi makasama ng cost ng kay Cory. Pero kasi yung kay Tita Cory, walang ano nun, walang threat na kagaya nitong ano no nitong mag-World War 3 daw. 'Di ba? Nakakatakot lang yung ano, nakakatakot lang sas yung I hope when Filipinos wake up, it is not too late to stop yung Ukrainization natin. Kasi baka mamaya, yung time na magising yung mga tao, yun rin yung time na wala ka na rin magawa doon sa... It's too late. It's too late. Hmm. And I feel that we're running out of time. Alam mo yun? Wala na. Ako na ba ako ng bunker? Mag-ipong ka na lang para pwede ko umalis ng Pilipinas. Yun yung kasimple yun. Pero ang ano niyan si Bongbong. Wala na yan. He's compromised. As simple as that. At, wala nang ano, no? Wala nang chance to really parang change yung ano. Eh, ito yung salita niya sa Australia, parang tingin ko, ano na yun eh. No turning back na yun eh, no? Yun na yun eh, yun na yung ano niya eh. Yun na yung direction niya eh. Nakakatakot. Nakakatakot at nakakaawa ang Pilipinas. Proud talaga siya, girl. Binabasa ko yung balita. Proud talaga siya na descendant sila ng pirata. Sabi ni DM Mens, aren't our military men not bothered by all these na pinain ang bayan sa gera? I think bothered po talaga yung military men natin. Kaya nga ang daming nilagay sa freezer. Bothered yung military men natin doon sa pag-handle ni BBM ng local affairs natin. Bothered talaga. At klaro-klaro to. Kasi nagsalita na yung mga retired officials eh, na madaming nilagay na mga active officers, no, colonel to general sa nanilagay nila sa freezer. Kasama na raw sa Asian country ang Australia. Sabi ni Bongbong.
Asia Pacific. Baka yun yung inaanin niya. Hindi. Sabi niya pag Asian countries, sinakasama na din ang Australia. Bakit? Wala ba ako na? Sa sarili niyang kontinente yun. Bakit? Pero usually pagka ni-refer mo yung Asia Pacific kasama yung kasama Australia, mm-hmm. 'di ba? Putang ina, ang bobo ni Marcos. Hindi si Marcos Senior, ang bobo ni Marcos. Ni Bongbong. Sabi ni Ched, Moms, Joey and Sas, if war breaks po. Asan na yun? Will you be moving your loved ones away to another country? Sabi ni Chen. Well, when war breaks, everyone will be conscripted. Well, unless katulad ng Ukraine na pinalis nila yung mga babae at matatanda at mga bata. Mm-hmm. But all males, 18 and above, cannot leave. Mm-hmm. So, when war breaks, wala po kayong choice. Mm-hmm. You will be disbanded. Kung ganun yung policy, eh paano yung policy? No one can leave. Mm-hmm. O, bakla ka. O, hindi po pwedeng hindi ka lalaban. Dahil pag hindi ka lumaban, kukulo ka nila. Ganun po, ganun. Ano ba? Magiging defector ka. Hindi defector. Ano ba ito? Anti-conscription? Parang may ganun eh. Hindi ka nag-answer dun sa call. Oo. Hindi ka nag-answer dun unless, sa parang... Unless isa kang conscientious objector. Mm-hmm. Yung conscientious objector, dapat meron kang grounds kung bakit hindi ka pwedeng... Bakit ayaw mo. Hindi ka pwedeng i-conscript. Uh-huh. Usually, ang ano no, number one reason dun is religion. Religious reason. Uh-huh. Uh-huh. Parang si Muhammad Ali, di ba? Mm-hmm. Yun yung ano niya, yun yung objection niya noon dati sa pag-enlist sa Vietnam War. Ang tawag dito, mahirap kasi sa akin kasi, ang laki ng pamilya ko eh. At yung ipon ko ay hindi kayang sagutin ang plane ticket ng lahat ng family members ko. Ayun. Mm-hmm. So yun. So I'll die trying. Ganun na mangyayari. And, well, syempre, yung iba na kaya at afford na kung feeling ninyo eh, imminent na yung war, even before it becomes official, mag-aalisan na, diba? Yung mga may kaya, afford yun. Pag umalis kayo, isang truck kayong aalis, syempre, yun sa pupuntahan ninyo, you would need to have enough provision para dun sa entourage mo. Ganyan. Pero, ayun nga, ibang usapan, kapag ka nag-break na yung war, sabagay yung question kasi when the war breaks eh. Pag nandyan na siya, paano pa magkakaroon ng wala nang opportunity na magkaroon ng alisan. Dapat before mag-break. Ayun. But even in that situation, na before mag-break yung war, I don't think I can afford it. Mm-hmm. So yun ang ewan ko sa inyo, no? Ang... Ayun. Ikaw raw sa safe ka kasi nasa China ka na. Magiging safe ka na daw. Diyos me. Nakakaloka. Ang hindi ko may... Marami akong mga nakilala at saka na-meet nung election na mga BBM supporters, mga Marcos supporters. Na I really want
to know. Now, with this kind of, with this direction we are taking as a country, paano nyo naa-atim na maintindihan na tama yung ginagawa ni BBM? Dahil mahal lang nila si BBM. Ayan, gano'n kakawawa yung mga taong ganito? Na, dahil mahal lang si... Wala kang love life? Diba? Ano yun? Diyos may... Hindi po justification na loyalista ka? Diba? Actually, pwede naman mag-exist yung loyal ka pero hindi ka ganun katanga eh. Kasi meron din ako mga kilalang loyalist. Disappointed sila kay BBM. Pero hindi na sila, hindi na lang sila nag... Well, kasi dahil meron pa rin silang, ano, meron pa rin silang simpatsa kay BBM. Ang ginagawa na lang nila, dahil alam nilang mali, hindi na lang sila nasasalita. Ganon. Ang hindi ko gets, yung mga bakla, wala kayong nakikitang mali talaga. Nagising na ba si Dimla, sabi ni Garasuna? Hindi ko alam. Pero yung mga ano, yung mga diehard BBM, yan rin yung naniniwalang kaaway natin ng China. Sila rin yung Gina maghanap ng gulo at willing na ipakita ang kabayanihan kuno sa pakikipaglaban sa China. Shit. Mm. So yun ang eksena niyan. Bakla, ano na to? This is, we live in polveronic times. Totoo. Si Hamilay ka. Nung nakita niyo yung picture ni ano, yung nakita niyo yung picture ni BBM na nag-re-slaying sa Australian soldiers. Ano to? Tangina! Bangag! Bangag! Ano to? Diyos me! Ito yung ano ah, yung ang nakakaloka kasi doon, yung re-slaying niya sa Australian soldiers. Kakatapos lang nung issue na yung Lanao soldier, yung mga soldier sa Lanao, na balitaan mo yun, Sas, yung may anim na soldiers na nagkaroon ng encounter sa Maute. It was not just any other encounter, ha? Medyo talagang mabigat na encounter to. Kasi yung anim na soldiers, lasog-lasog ang katawan, sunog, decapitated, ganun yung mga itsura nila. So, hindi lang sila namatay dahil nabaril. Na, ano sila, kumbaga talagang yung pagkamatay nila, talagang may pagka-ano rin, may pagka... Grabe yung inabot ng katawan ng mga sundalo doon. Na hindi man lang siya nagsalita until nung nag-vlog siya at may nagtanong about the Lanao soldiers. Ano masasabi niya doon? Ganon. Pagkatapos parang wow, talaga. So, sabi ko, sa Australia, talagang naisingit sa schedule, di ba? Talagang ano, parang, Diyos ko, sino? Kaninong presidente ka ba? Diba? Kaninong presidente ka ba? Sino ba pinipiso? Ako talaga pagsawal ko pag bobo yung comment. Tinabla ko na kagad, girl. Parang, kasi lalo na papupunta ako ng wall nila tapos wala naman silang pinupost ng mga about sa political issues. Uh-oh. Ibig sabihin nun, Bex, mga board lang to sa buhay nila. Binablock ko talaga. Lalo na yung ano, kung nablock kayo, ibig sabihin ang bobo ng comment ninyo or nag-post kayo ng kung ano-ano. Kasi ganoon ako, tinitingnan ko, halimbawa may kumukontra sa akin, tapos pupuntahan ko yung wall, titingnan ko, ano bang, may paninindigan ba talaga to sa buhay? Tapos pag nakita ko, mga pinupost lang, mga kumakain na ng pansit, or nagaganyan, tapos wala namang paninindigan sa sariling wall, block! Parang, may sabihin, wala kang paninindigan sa sarili mong wall, tapos maninindigan ka sa wall ko. Mm-hmm. Ano yan? Diba? Ganun lang kasi simple yun. Pag wala kang paninindigan sa sarili mong wall, tapos umi-epal ka sa wall lang iba. Oo. Ano ka? Troll ka lang.
troll lang yon. So ako talaga ganoon ang ginagawa ko. Tapos yung may mga iba, may mga gimmick na sila ngayon, Joe, yung kailangan yung ibibait nila. Yung ibibait kanila para sabutin mo yung mga Ensaymada vloggers. Magpo-post ng screenshot. Oyo, sabi ni ganito, ganyan ka daw. Uh-oh. Parang lubay ako ng kanto. Alam ko yung mga ganyang galawan. Block! Oo. True. Ganun sila eh. Actually, marami nga nag-ano eh. Pakitin mo si Mami Laika. Mami Laika, akit ka. Mami Laika, nandiyan ka pa ba? Mami Laika, alam ko gising ka pa. Kasi 1:30 pa lang. Bex, just could I have no respect for this president. Wala na ako talaga kay isang katitig. Na parang, tang ina, you don't have any sense of respect for our ancestors. Mm-hmm. I talagang, shit. Yun. Desperate yung ano, sas ngayon eh. Yung mga tambaloslos vloggers at saka ano, super desperate nila. Na meron silang ano, meron silang massive campaign to ano, talagang grabing batunghan ng putik kay Inday. As in ano yung sobrang nakakasuka talaga na kwento na nalalalaki daw si Inday, yung mga ganon. Tapos ano, ang tawag dito, tinitrigger nila yung mga DDS vloggers na sagutin. Kasi nga, ano, gusto nila na, I don't know, gusto nila ng engagement, ganyan. Kasi wala naman sila mga engagement eh. Ayun. Pero sobrang nakakadiri yung ano nila. Sobrang nakakadiri yung, ganito na lang ba ang political discourse? Hindi pa rin nila matapatan si Maharlika. Oo. Hindi pa rin nila matapatan si Maharlika. Eh wala eh. Kasi, ano rin si, ano yung Mother Dragon eh, yung, wala. Hindi. Kasi si Maharlika consistent. Oo. Pag ganun kasi, pag consistent ang stand mo, Bex. Kasi si Maharlika kasi, pinapanood ko talaga yan noon. Mm-hmm. Kasi naaliwa ko din kay Mother Dragon noon pa. Noong ano pa yan? Noong Balikpapan Box. Yung friend ko pa sa, sabi ko nga, yung friend ko pa yun sa Luneta, yung nagbigay sa akin ng video, nasa ano ko nun, yun, nasa Maryland. Sabi ko po, nakakaloko si girl. Talaga, nakakaloko si girl. Sabi ko, ganyan. Tapos, pinapanood ko yan, tapos talagang, ano talaga siya, girl? Inaaraw-araw niya yun si Pinoy ngayon. Ganyan. Uh-huh. Actually, yung panahon din ni Duterte, inaaraw-araw niya rin, pag may nakita siyang balino, pag meron niya siyang, ano, in araw-araw rin niya yun noon. Tapos, kaya nga sabi ko, pag binalikan mo yung mga, ano, ni Maharlika, consistent siya, tapos kasi kay Maharlika kasi, pag nagkamali yan, inamin niya, oy, sorry, ganito, nagkamali, ako, ganyan. Nag-retract siya, or kung may binago siyang style, mag-explain siya ng napakahaba. So, maliliwanagan ka kung, bakit ba nagbago si Maharlika? Ganyan. Uh-uh. So, consistent si Bex. Alam mo yon, mm-hmm. Consistent si Mother Dragon. Ito. Itong bakla, itong mga Ensaymada. Ha? May stand ka pala ba? Oo, yung parang, die hard DDS to dati. Ano yung dito? Ba't ganito to? Tapos hindi mo naiintindihan kung bakit may shift. May stand ka pala sa issue na yan. Bakit hindi ka namin naririnig noon? True. Ha? Or, di ba ganito ang stand mo? Bakit di ba ka na? Hindi nila pinapaliwanag. Ah. So, ngayon, yung wala silang, ano, wala silang sense of ownership. Yun eh. Kaya wala silang following kasi wala silang sense of ownership. Wala silang core. Mm-hmm. Kaya kita mo, wala yung mga nanonood ng mga I would be amazed kung may mga followers sila nang galing kabilang parlor. Mm-hmm. Na kasi hindi naman lahat ng galing ng kabilang parlor eh wala na silang sense of fairness, no? Yung
i-follow ka rin pala nila para magkaroon sila ng sense of balance. Alam mo, may mga ganyan ako eh. May mga, mga kaparagada ako na sobrang diehard ka-camping. Pero, pina-follow pa rin nila ako, ganyan. Tapos, alam mo yun na parang, yung mga tipong, parang, syempre, ay, anti-Marcos talaga sila. Pero sabi nila, baka naman meron ding saving grace, alam mo yun, ganyan. So, parang magkaroon lang sila ng sense of balance sa buhay nila. Kaya nga, nung nag, ako nga, ang sense of balance nila sa akin, kasi karamihan ng mga kakilala ko na kakamping is, anti-ano rin sila, anti-US occupation, ganyan, anti-ganito. Hindi yung, ayaw nila kay Lenny noon. So, parang, that's what they don't like about Lenny. Pero gusto kasi ni Lenny, kay Lenny is, hindi naman do kasi magnanakaw si Lenny. Walang, yun yung number one concern nila. Yung pagnanakaw. Which is, mga Bex, parang, come to think of it, ako naman, parang, oh, na, tama. Yun din yung gusto nila kay Duterte. Ayaw nila kay Duterte is yung gumura, tapos yung war and drug. Ganyan. kaya sila hindi expected nila noong yung ed, expected nila talagang lahat na ay nako magsasalita to si San. Na pag hindi ako nagsalita, ibig sabihin, ay, nabusan lang si Bex. Ganon. Ganon yung eksena nila. Yung charma nila sa kanilang panuntunan sa buhay. Ganyan. Pero ngayon, ito ba to? Sino ka, Bex? Anong naglalaban mo? Bakit pinaglalaban ka pala? True. Pinaglalaban ito, Diyos me. Kaya kita mas si Mother Dragon. Ano talaga yan? Electoral reform yan? Kasi bakla. Pinaglaban niya noon. Dinaya si Bobong ng Smartmatic. Tanggalin yung Smartmatic. Tapos ngayon nakikipag-labing-labing ka dun sa kaaway natin. Parang true. Actually, kaya tingin ko nagkasundo to si Attorney Glenn Chong at saka si ano eh. Si Attorney Glenn Chong at saka si Maharlika. Kasi si Attorney Glenn Chong, yun talaga yung core niya eh. Electoral reform. Yun talaga yung core niya. So kaya nagkaanuhan sila. Naging magkaibigan din. Kaya kita mo, itong may kamag-anak na drug lord sa Panay Island. Baka bihala siya sa Hulpot. Oo. Tapos, dati akong anti-Marcos. Ha, Bel? Parang hindi naman. Dati siyang anti-Marcos, meron siyang proof, meron daw siyang post na anti-Marcos siya. Lahat naman. Tapos, kasi pinalikan ko ang mga kaso, pero yun lang pala, kinopya lang naman pala niya sa iyo. Yung analysis niya ng mga kaso-kaso. Which is, ako, it was handed over. Scripted yun. Scripted. Anong it was handed over? Hindi niya, di ba, ang press release niya, inaral niya, ganyan-ganyan. Ganon. Hindi niya inaral. Naka-discussion. Handed over yun eh. Talaga. Handed over. Oo. So ganun ang eksena niya. Kaya nung yun, duda rin ako noon kasi parang kasi sa law school kasi yung mga professor alam niyan pagka wini-widow mo lang yung recitation. Ganon. Alam na mga yan pagka yung nanggugoyo ka lang or hindi mo nabasa yung original text. Ine-etos mo lang siya. Kasi siyempre, ang mga law student na gipit sa digest kumakapit. So, kung ano yung klase mo, alas 9, pagkatas alas 7 na, tapos ang babasahin mong kaso, 10, hindi mo na kaya yun, Bex. Maghahanap ka na lang ng ano, digest, ganyan. Tapos yun ang babasahin mo, para kahit paano may bala ka sa recitation, ganyan. Ngayon, yung mga professor, alam ng mga yan pag nanggagago ka. Ganon. So, ngayon, mag-a-ask yun ng mga detalye, o anong motion yung final ni Ganre, anong motion yung... Kasi wala yun sa digest eh. Hindi nakalagay sa digest yun yung mga... Yung development ng kaso. Kasi ang digest,
kasi nagda-digest din kami ngayon sa sa ano namin, pero international cases. Sa digest lang naman kasi niyan is summary and then AIRA. Issues resolve. Resolution. Ano ba yung AA? Analysis. Question. Ano yung rasyon na si Dendi? Ganyan, si Dendi. Diba? Ano yung auditor? So ngayon si Bakla, pagkatatanungin mo ng detalye, which he kills? Hindi niya alam. Pero ang press release niya, binagbasa siya. Ganon. Eh, no mga time na yon, hindi ko na siya kinulit-kulit na ano. Hindi naman ako, parang I wasn't out there to embarrass anyone. Kung hindi ba ako naghahanap ng kaaway or ano eh. Oo. Tapos, pero, you know. Pero alam ko, oh sus, bakla. Hindi ko alam yung detalye. Yes. So parang, so ngayon sila, parang, oh, okay, ganyan. Ano nga kaya nga, kaya wala akong amor na sundan sila kasi hindi ko naman sila pinafollow noon. Kasi nga, wala naman ako natututunan. Alam mo yun, na parang, hindi rin kayo nakakaaliw. Wala rin ako natututunan. So, dead man na lang. Di ba? Na parang, either aluwid mo ko or may natutunan ako sa iyo or mas maganda both, di ba? Naaliw na ako sa iyo, natututunan pa ako bago sa buhay ko. Pero sila bakla, pinanood mo, ang wala lang sila mang gawin kundi awayin ng mga BBS vlog. Totoo. Just me. Pero ano rin parang gets? Ang hindi ko magets yung mga problema na parang mga putang ina ninyo, klarong-klarong problema. Pagkatapos sasabihan nyo kami na hindi, bitter ka lang. Yung parang, bakla, yung pest issue sa NAIA, problema yon. I mean, hindi yun issue na ginawa namin. Di ba? Yung parang, yung pest issue dito sa NAIA, it's a fucking problem. Come on! Diba? Pagkatapos yung parang aawayan nyo kami na, ay, ikaw nagsasalita ka na naman ng mga bagay na makakasira sa gobyerno. Parang, pagtatalunan pa talaga natin kung mayroong problema doon o wala. Hindi, kaya ang alam mo sa kanila, hindi sila kasama sa they are not contributing anything to the governance of the country kasi hindi sila namumula, wala silang bond. They are just a bunch of assholes who want attention. Kasi nga bakla wala kang ambag na mapaganda yung governance. Ang gusto nila gawin awayin yung mga taong namumula. Bakla magkaroon ka naman ambag sa governance. Ang dami-daming problema. Bakit hindi mo gamitin yung platform ninyo na oy, kayo diyan. Yung mga tipong oy, sabi ni Bongbong bagong Pilipinas na, bakit kayo diyan sa DOT ganito pa ang bagal-bagal. Ganon! Correct. Pero sila, girl, wala lahat ng branches ng government. Perfect. Except kay Inday Sara. Which reminds me, ha? Pero parang student, nga inaaway niya yung PCO. Oy, kayo PCO, pati hindi kayo gumagawa ng ganito. Oy, kayong DOTR, ganyan. Oy, DPWH, bakit nakabala na rin pagmumukha ni Mark Villar dyan? Bawal na yan. Sabi na presidente, bawal na yan. O, bakit kayo dyan sa airport, gano'n. Kaya may takot sila. Kasi mga supporter ni Duterte, binabaruwal yung mga kawaling gobyerno. Correct. I remember si Attorney Trixie, may DDS sa noo yun eh. Pero inaraw-araw nun ni Attorney Trixie yung Department of Agriculture, no? Yung sa importation? Inaprubahan ni Duterte yung rice tarification. Hindi naman kami lahat sa rice tarification na yan. Hindi namin. Bakit ganyan? Kawawa yung mga magsasaka. Ganito. Meron niyang merong participation. Bakit ito talaga? Wala silang participation. Taga-ra-ra-ra lang. Diyos me. Taga-away lang sila ng hindi. So, no wonder. Hindi sila pinapakinggan ng tao about criticism mo sa government. Hindi ka nila pakikinggan sa
pamumuri mo sa kanila. Ah, dahil ang, ano yan, manonood lang sila sa iyo para purihin nila si Bong. Para, ay, shit, pinupuri niya si Bong. Mabating educated, mabait, gentleman, kinema na president, dashing president. Kasi, wala naman silang silbi eh. Kasi yung mainstream media mismo na ang pumupuri kay Bombong. So bakla ako sigin mo. Ay, Pero wala akong chika sa'yo, naalala ko. Wala akong chika sa'yo. Lalala mo yung kapitbahay mong mapagmataas. Na ano, na ang mga api daw ay mga taong nasa kapangyarihan. Naalala mo yun? Sinugod ako ng trolls noon. As in, talagang inoorasan ko. Talagang every 60 seconds, talagang 60 seconds. Talagang, meron talagang nagko-comment na troll sa akin, ganyan. So, binabantayan ko talaga, binablock ko. Talaga, grabe, siguro maghapon, ganun. Hanggang sa hindi ka talaga makakatch up. Pag ay malingat ka lang, hindi ka makakatch up dun sa dami talaga nila na dumarating at nagko-comment. Ganyan. Ano ginawa ko, Mia? Shinare ko yung greetings nung kanyang Shinare ko yung greetings nung kanyang Tervalu. Kung ina na wala ng parang bulalat mga trolls. Na walang parang bula. As in. Sabi ko, ay, tumpa yung aking bubuit na nagsabi. Hi, tita! Sabi ganun nung ano. Hi, tita! Naku, itong tita ko na to ay napakabait. Nakakaloka. O, diba? Ang ano, Tervalu, no? Ang Tervalu ng bayan. Mm-hmm. Ang Tervalu ng bayan ay may isa pa akong kapitan. Kamusta yung isa mong kapitbahay? Game. Okay. Shit, may kapitbahay na naman ako. Alam mo naman itong barangay namin. No, grabe. No? All-star cast. Girl! Ewan ko sa barangay nyo, no? Tawin ko lang boarding sa barangay namin. Kasi barangay talaga namin. Maraming boga mga personality. So, isang barangay namin. Mm-hmm. Kasi yung barangay captain. Mm-hmm. Barangay captain. Boga yung barangay captain, di ba? Tapos yung barangay captain, syempre may mga barkada ang barangay captain sa barangay, di ba? Alam mo, kabarkada niya yung nagbibenta ng kabarkada niya yung pinakamayari ng malaking hardware, ganyan. Or kabarkada niya nagbibenta ng ano, travel agency, ganyan, ganyan. Mm-hmm. So, ngayon, yung may-ari ng travel agency, parang siya yung pinakamayaman sa barangay namin. Mm-hmm. Travel agency ba siya? Actually, hindi lang travel agency. Siya rin yung merong, ano, toda. Yung toda. May-ari ng mga tricycle na umiikot-ikot sa barangay. At dito po yung nakabongga. Kasi syempre, yung barangay namin, no, mix kasi yung barangay namin, may mga mahirap na side, may pangmayaman. Ngayon, syempre parang may hirap, no, kasi nga barangay naman sa Pilipinas. No? Ngayon naman mga barangay sa Pilipinas, no, mga normal barangay, di ba, mix, may mga mayayaman, may mga magigira. Syempre yung mga magigira, gusto nila makatipid sa kuryente, di ba? Mm. So, itong mayaman nila to, siya na may-ari ng Toda, may travel agency na siya. Tapos siya pa yung merong business ng kuryente. Jumper. So, mayaman talaga siya, girl. Mayaman talaga siya, sobrang nangyaman. At may asawa. May asawa na yun. Siyempre, matanda na siya. Asawa. Pero syempre, isa siya sa mga pinaka-social. Kasi nga, diba, grabe, ikaw may-ari ng Toda, ikaw may-ari ng pinakamalaking travel agency. Tapos ikaw rin ang may-ari ng Toda, ng jumper, ng kuryente. O, saan ka pa, Joey? Ngayon, itong kapitbahay namin na nagmamagandang madalas na mahilig siya. Ano siya, social justice warrior siya sa barangay namin. Mm. SJW.
So pag may mga nakikita siyang ano, inaapi, parati siyang bumabalanda. Inaapi! Pa! Kayong mga inaapi! Ganyan, ganon. Ganyan ang leveling ni ano, ni ate. Siyempre, siya, ano talaga siya eh? Parang, hindi mo na rin siya masisisi kasi lumaki rin naman siya sa magandang pamilya. Mm-hmm. Pinag-aral siya sa ano, sa exclusive school for girls. Mm-hmm. Ganyan. Pinag-aral siya sa exclusive school for girls. Ganyan. Na itago na lang natin ng exclusive school for girls sa pangalang Santa Magdalena University. Ganyan. Ganyan. Tapos, siya na. So, tinitingnan siya sa mga barangay namin, mm-hmm. no? Na kasi, ay, taray naman ni ateng SJW, mm-hmm. nag-aral sa magandang paaralan, ganyan, mm-hmm. Tapos, ayaw rin niya ng ano, ayaw rin niya ng mga feminista rin siya bakla. Kasi ay, SJW, feminista, ganyan. So, ayan, ganyan. Tapos galit na galit siya din sa ano. Galit-galit siya sa mga ano chauvinist. Ganyan. Mm-hmm. So, na ilang girl. May naitapon ako. Ano muna, commercial break lang. Ah, sige. At saka may message din ako. Ba't kayo na lang kayo? Ay, mga nagtatanong dito na, hi, tita. Ganyan. Mag-scroll kayo doon sa wall ko. Mag-scroll kayo. Andun na, giveaway na. Ayun. Nag-iisang greetings lang naman yun. Nag-iisang greeting lang na shinare ko. Mukhang virus yung kapitbahay ni Sas. Sinetch ite, paklo ka naman. Miss Joey, ano yung greetings? Ayun nga. Kasi nga, ayaw kong tantanan nung trolls nitong dalahirang to. Ayun. Yung sabi ko, di sige, since ayaw kong tantanan ng mga trolls mo, babatiin ko na lang yung mga nagsusupport sa'yo. Ayun. Tapos hindi yun. Tapos nung shinare ko yung greetings, hala na, walang parang bula ang mga trolls. As in, parang ay, ang bubuit ko ay on point. Ayun, nakakaloka. Hello sa mga magandang babae na lumalaban ng katotohanan para sa bayan. God bless you, Sas and Joey. Continue to fight for the better Philippines. Papunta si PBM dito sa March 15. Saan po, Miss Ma'am Ann? March 15? Meron pa siyang ano, alam mo, narinig ko. May nagsabi sa akin na taga LGU. Nitong March, sunod-sunod yung mga probinsyang pupuntahan niya. At kung meron mga nakikinig dito sa akin ng mga taga LGU ng probinsya, sunod-sunod at naka-agenda daw ang People's Initiative. Kaya wag niyong kakalimutan yung issue ng People's Initiative na yan. Kasi mukhang ginagapang pa. Ayan. Okay, yan. Yan na yung kapitbahay ko. Tapos yung kapitbahay ko, may mga kapatid siya. Siya kapatid. Mm-hmm. Yan ang hindi alam ng mga iba kong kapitbahay. Ang maraming mm-hmm. kapatid to. Ano to? Si Bex. Kaaway niya yung barangay captain namin. Kaaway talaga niya yan. Inaaway okay. niya. Wala bata pa siya. Okay. Sabi niya niya, nung bata pa siya, kaaway niya yung barangay captain namin. Naniningil na siya lamang sa barangay captain namin. Bata pa siya. Uh-huh. 13 years old pa lang siya ganyan. Koy, pare ni... Taray. Pare ni Bex. Tapos, recently, na-observe namin, eh, baka tahimik na si Bex? Mm-hmm. Tahimik na si Bex sa laban kay ano kay kapitan. Mm-hmm. Eh, 30 years old kinakalaban niya. Buhay niya, galit na galit siya kay kapitan. Nalaman namin, eh, alam mo yun, yung mga ano, manikurista sa barangay, mm-hmm. di mo makismis. Makismosa yan, di ba? Kung gusto mo talaga malaman ang chismis ng bawat isang bahay sa barangay ninyo, bakla,
yung manicurista ang kausapin. Kasi yung mga manicurista, siyempre lahat din siniservisa niya. Alam niya lahat yan. Alam niya ang lahat na nangyayari sa bawat isang bahay. Sabi niya, ay, Bex, habang tinatanggalin niya ako ng ingro, no? Ang sarap na, no? Tinatanggalin ako ng ingro. Alam niya, hinakaluha yun. Talagang kinakayod talaga. Iba pa naman ang halukayan ng mga ingro ng mga manicurista ng mga barangay. Aminin mo yan. Bakit talagang parang, Bex, may ilibig ka ba siya? Halukay kong halukay. Sabi siya, Bex, machinka. Sabi ko, machinka. Ito palang kapatid ng SJW. Kabit nung ano, kabarkada ni barangay kapitan. Ha? Yung kapatid ni JW. Kabit ng kabarkada ni kapitan. Anong kabarkada ni kapitan? Isa talaga sa mga close ng kabarkada ni kapitan. Pesa pa rin yung ano, yung may-ari ng ano, ng Korean, ng jumper ng Korean sa atin. At ng ano, ng toda at ng ano, ticketing. Ganyan. Travel agency. Ayun na nga, Bex. Parang pinasawa, ganyan. Kaya nga kabit, ano ka ba bakla? Hindi mo manaintindihan, boba mo naman, sabi sa ganyan. Kaya nga kabit eh, di ba? Pinasawa, sabi ko, in fairness, ang boba ko doon, ganyan. So, sabi niya, oh, 1+1 mo na lang, girl. Sabi ko, girl, may hina ako sa ma. Ano ba? Ganyan. Eh, yun na nga. Nagmamahalan sila. Oh, may kabit mo nagmamahalan, ganyan. Sabi ko, ito yung kapatid ni SJ, pag yung may asawa din. Ayun na nga, Bex, diba? Kaiba. Sabi niya, yung mga kaibang din. Baka ano, pagmamahalan to. Saan ka mag-Bex? Ang bagets-bagets na yun yung ano, kapatid, mas bagets ata yung kapatid ni SJW yung actually, medyo sariwa. Bex, alam mo na kung bakit siya bumubuka ka nun sa kabarkada ni kapitan. Ano ba naman, di ba? Ano sa tingin mo ang gusto niya doon, di ba? Sabi ko, parang hindi naman ako naniniwala dyan, Bex. Kanya. Sabi niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, Bex, sabi sa kanina, bakit sa tingin mo, si SJW, eh, 13 years old pala, nakipag-away na kayo. Tapos all of a sudden. All of a sudden, tahimik. Ano ba sa tingin mo, nagkagaroon sila ng gathering, hindi kasama yung kabarka, hindi kasama yung may-ari ng travel agency at ang kanya kabarkada. Siyempre, ikaw ba, Bex? Ikaw ba, Bex? Sabi sa ngayon, ikaw ba, Bex? May jowa ka. May jowa ka, tapos yung jowa mo may kabarkada. Away mo ba yung kabarkada ng jowa mo? Ganon. So parang it's all in the family, sabi niya ganyan. So pagkakapamilya na sila lahat, kabit nga lang yung side ni SJW. Ay, pero ibig sabihin, ang unity nangyari beforehand pa. Pero alam niya, ang unity na ito, bakla. Hindi na ito unity ng prinsipyo, unity ito ng ano, unity nila, ang unity nila is kipay. Unity and kipay. So, ganun na naka-lock in ang kanilang relasyon, hindi prinsipyo. Girl, kipay. Nota to kipay. Ganyan. Ganyan ang unity nila. Sabi ko, ay, mas matindi unity yan. Sabi niya, sa tingin mo ba, ikaw ba, Bex? Sa team mo, aawayin mo pa rin yung kabarkada ng ano, ikaw ba? Siyempre, kung ikaw, kung ikaw yung kapatid, ano sasabihin mo doon kay ate? Ate, huwag mo na awayin kasi kabarkada yun.
Sabi ko, community ko yan. In fairness, di ba? In fairness. Kasi ikaw, Joey, yung bawal kapatid mo. May tsowa. Tapos ikaw, galit ka dun sa barkada nung tsowa na kapatid mo. Kakambyo, di ba? Kakambyo ka. Mm-hmm. Or mainaway-away mo. Gaya naman 30 years old ka pa rin, Joey. Pero may ang nadinig ko doon, parang immediately yata after alam mo, nung... Hindi ko nga bumibisita ka rin ng barangay namin, nakikichismis ka rin na. Nagpapamanicure ka rin. Oo. Nagpapamanicure ako. Sinabi sa'yo ng manicurista. Iba sa'yo sinabi ng manicurista. Ang sabi nung manicurista, immediately after noong Miss Universe pageant, yung asawa ng barangay captain ay inatado na ang bacon. Ay. Oo. So hindi na pala lang ng bacon na malaki. Hindi na pala langgusina ang at ano, hindi lang pala langgusina at ano mga to tosino ang business ni kapitan. No, asawa ni kapitan. Lahat pala lang frozen. Lahat pala lang frozen. Oo. Tapa. Eh, kasi diba ang may bacon. Ito bacon. Ang mga tosino, usually, yung business ng tosino, ino-offer mo yan dun sa mga kakilala mo, ganyan. So, parang kapag-offerian yan. Yung, kumbaga yung parang, ang offeran mo, yung parang, ay, parang bet ko to ha. Sige, offeran ko nga to, ganon. So, di ba ganon naman yung mga ano, ganon naman, yung parang, ano, parang di ba yung mga nag-i-Avon, ang lalapitan mo dyan, yung mga kakilala mo na. Tapos kakilala ng kakilala mo. Tapos yung kakilala ng kakilala mo. Kasi ano yung for gifts yun, ibang tawag for gifts. Ilang gifts yun. So, kailangan may trust system. Correct. So, ibig sabihin, hindi man i-offer sa kaaway mo. Diba? Hindi man i-offer sa kaaway mo yung, ano, yung paninda mo. Ganon. Pero, yung bacon na supposedly ay ino-offer lang sa mga kakilala, kaibigan, and trusted people, immediately after the Miss Universe, ay nag-offer ng bacon na hindi matatanggihan, including nga nung mga kaaway. Ano yung bacon na in-offer? Anong flavor? Anong kulay ng flavor? Honey? In form of... Honey glazed bacon. Honey and money. Medyo yellow. Honey and money. Medyo yellow yung glazing, ganun. Oo. Pero yung mabilis lang rin makain. Ayun. Ganun. So yun yung narinig ko na kwento ng manicurista. Na so di ba immediately after wala nang talak tong si ate laban dun sa pinanggigigilan niya since 13 years old. Di ba? Meron siya kahit ano eh, di ba? Meron siya contribution. Sabi niya, kasi nga sa barangay namin may taong grasa. Yung taong grasa na yun, girl. Walang tigil ang bibig ng taong grasa. Uh-oh. Alam mo yun? Eh kasi syempre, no, pag taong grasa ka, ano, wala ka ng filter. Uh-oh. Pag taong grasa ka. Sinasabi mo taong grasa. Apangit na, ng dress mo. Ganyan. Ngayon yung taong grasa, nakita na si Kapitan. Si Kapitan! May sinabi siyang mas sama kay Kapitan. Na hindi na gusto ni Kapitan. Si Kapitan naman, inaway din yung taong grasa. Eh, ikaw nga, ano kayo?
nag-rugby, gano'n. Kasi doon yung isa. Kaya itong taong grasa na to. Kaya ito, yung isa kasi umisig ko itong pentel-pen. Sabi ng taong grasa. Ay, kapita, nakikita kita umisig ko itong pentel-pen. Ganyan. So, itong taong grasa na to. Hindi na makauwi. So, ano, doon sa kalya na tinatambayan niya. Oo. Sabi ng taong grasa, si kapitan, nakita ko nung sumisikot ang pentel pen. Kaya nauubos yung pentel pen sa barangay. Ito may tira ng pentel pen. Siguro ikaw din mo. Kapitan. Pero tulad si ano, sa taong grasa, hindi mo nag-rugby. Ayun. Sumingit sa SGW. Oh, para walang gulo. Parehas na lang kayong magpatehas kung sino sa inyo ang puno ng rugby. Okay. Sumingit pala siya doon. Sumingit siya. Oh, sabi niya, oh, para walang gulo, pareho na lang kayong magpatest para malaman natin, ay, hindi, para magkaalaman, magpa-inventory tayo sa bookstore kung may ilan na ang pentel-pen na ubos at sa hardware kung ilan na ang rugby niyang ubos para meron talagang proof kung sino talaga ang hayok, ganyan. Uh-huh. Yun na yung participation na. Todo na. Todo na. Just... Kaya nga, di ba? Naloka nga ako, di ba? Naman? Si Paula, since 13 years old. Kaaway niya yung kapitan. Doon nabuo yung ano niya eh. Doon basically umiikot yung karir niya eh. Di ba? Sa pagiging anti-kapitan. Di ba? Since 13 years old. Mm-hmm. Pero girl, kung yung kapatid mo eh nakikinabang naman doon sa kabarkada, syempre family first. Alam mo naman, family first. Sa barangay namin. Barangay kasi namin is very, ano siya. Ang barangay po kasi namin is very traditional. Pero bumubuka ka. Ganon. Ganon yung ganon. Very traditional pagka umaga. Pagka gabi. Labo-labo na girl. Ganyan. Labo-labo na girl. Tungtong ng ano, paglubog ng araw. Iba na. O, pag umaga po, ang barangay namin, Maria Clara. Pag gabi po, ani ba tong bakal? Ganon. Ganon yung eksena niya. Sa umaga, siya ay, ano, dispatchadora. Sa gabi ay, siya ay bonggang-bongga. So, ayun ang chinismis sa akin ng manicurista. Alam mo yung manicurista ko, hindi ko alam po parati yung kung parati siya nagsasabi ng totoo. Pero nga, ay yung manicurista ko kasi siya. Kasi siya yung manicurista ng barangay. So pag nag-manicure yan, nagmamasid-basid din yan sa bahay, nakikinig din siya ng mga chikahan, ganyan. Mm-hmm. So ganun ang eksena. So sabi ko, actually, nagulat nga kaming lahat. Kasi, yung anak ng kapagkada ni kapitan, kinasal yan eh. Kinasal sa amin yan, ganyan. Mm-hmm. Doon sa kapamilya. Sabi niya yung asawa niya, ganyan. So, sabi namin, ay, hindi pa. Sabi ko, siguro ganyan talaga yung ano, pag ganyan ka na mayaman, parang dead ba ka na sa mga ganyang issue na. Mm-hmm. Basta pag formal, I think yan ang etiquette ng mga, ano, ng mga escabeche. Mm-hmm. Na pag mga formal, parang ano yan eh, yung mga tipong, tanggap ko na kabit ka, pero hindi ka dapat pwede magpakita sa public. Ganon. Bigyan mo ko na kay ano? May pelikula. Bigyan mo ko na kay may pelikula diyan si ano yung Etiquette of a Mistress, yung pelikula. Pelikula ni Chris.
na parang derive yata sa ano siya yung based on personal account ng isang mistress ng high society, ayan. So yun yung mga ano nila, yung meron siya isang friend na mistress ng isang Chinese tycoon, tapos parang yung legal wife hindi na lang niya kinokontra kasi apparently kasi yung mistress parang mahaba yung baba ganon, tapos ano, oh nakakaloka pag sabing ganon nung ano, sabing ganon nung legal wife, ay hindi ko siya kukontrahin kasi simula nung naging kabit siya gumanda yung business ni Chinese tycoon, so good feng shui yung kabit. So ngayon, edi in harmony sila, ganyan. So kumbaga parang, ay sige, ano ka dyan, kahit mag-torjakan kayo ng unlimited, go lang. Kasi because of that escabeche, gumanda ang business ni tycoon, ayan. So, ayun, kung maganda ang business ni tycoon, mas makakapag-provide siya dun sa legal family, ganyan. So tinanggap na lang nila, ayun. Hindi, ganun naman talaga yan. Kasi nga, syempre, naman, na pag darating ang panahon, hindi niya na kaya ibigay yung, darating pa lang, hindi niya na kaya ibigay yung kagustuhan ng jowa niya. May mga ganyan kasi example. Hindi, kailangan po nito eh, para makapag-concentrate ako sa business. Eh, ayaw mo kong torjak na yun, ayaw mo kong ganyan. Kunwari mo na lang sa iba. So, edi humanap ka ng kabit. Ganun. May mga ganyan, girl, na parang, ano na, sila, tinotolerate nila. Kasi syempre, ikaw girl, pang-legal wife ka, yung buong buhay mo, binuhos mo pata, palaki ng mga anak, ganyan. So, nung lumaki ng mga anak niya, bakla, pwede pong magkaroon ako ng time sa sarili ko. Di ba kaya karamihan ng mga legal wife, ang gusto nila to travel, yung gusto nila ng time for themselves, yung mga beauty alta. Kaya kung gusto mo nang mag-wife-wife-wife sa'yo, Bex, buong buhay ko, binigay ko na dyan. Di ba pwedeng lumaki yung mga anak natin? Mag-enjoy ko na yung buhay ko. Mm-hmm. Kung gusto mo ng katorjak, gabi-gabi, ganyan. Humanap pa ng kakit, humanap ka na lang ng kakit, ganyan. Uh-oh. Pero, huwag kang makipagwalay sa ako. Huwag niyo ipapakita sa publiko. Bigyan niyo ako ng kahihiyan. Ganon. Ganon na lang yung mga deals, no? Ganon yung mga deals. Na huwag mo kong, di ba halimbawa si, kaya nga di ba, kaya nagalit nga daw, ang chismis, kaya nga daw nagalit yun. Yung isa akong kapitbahay, kaya nga di ba, kaya nagalit yung, sa kapit, yung kapitbahay kasi namin, kabit din siya nung may-ari ng, ano, kalsado. Hindi, ano, kalsado ng barangay. Grabe yung barangay namin. So, siya yung pinakamagaman sa barangay namin. Ngayon, ang eksena niya is kabit siya, tinotolerate naman yung legal wife. Pero, bakit ka nagbabalanda na nagmamahalan kayo, na nagaganito, nagaganyan? So, imbiyar na ngayon yung legal wife. Ina, pinayagay ka na makikantutan ka dyan, mag-benefit ka ngayon. Bakit kailangan pong pangalandakan sa mundo na nagmamahalan kayo, nagaganyan? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiya. Kanya. Ganun na gano'ng eksena. Bear, tinolerate kita dahil hindi ko na magampanan ang gampanin ng puki sa relasyong ito. Parang you are there because I want you to be there. You can offer the bibingka. The bibingka buffet. You can offer the bibingka buffet. Pero ngayon, pinagmamalaki mo pa na nagmamahalan kayo, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyang futa ka. Ganyan. Ganun mo naman yung mga mayayakan o ganyan talaga. Bakit ka pa nag-i-exe-exe na ikaw ang mahal, ikaw pa yung ganito, ganyan. Bakit may legal wife. Ganon. So, ganon yung girl. So, ikaw naging mayaman kayo talagang buong ng buong. Ay, hindi na natin sa buhay kasi pagod ka na eh. Pagod na ako, no? Pinalaki na ako ng mga anak natin, pwede mo magbiyahe-biyahe. Biyahe-biyahe na ako, enjoy ko na yung buhay ko. Ano, ikaw lang? Ganon.
Diyos me. Pero magkakaroon daw ng ano ha, parang magkakaroon ng shake up doon sa kabilang barangay. Talaga? Oo. Doon sa kabilang barangay, doon nagtatrabaho itong ano, itong kapatid ng Escabeche. Oo. Doon siya nag-office. Tapos, magkakaroon daw ng shake up. Kasi, yung parang CEO dun sa company na pinagtatrabuhan ng kapatid ng Escabeche ay ano tawag dito gustong palitan ng barangay captain dun sa kabilang ibayo. Ganun. So, yun, mukhang magkakaroon ng malalaking changes in the next few weeks. Dahil nilulubog na daw nila kung paano. Oo. Dahil, yung CEO naman kasi doon sa pinagtatrabahuhan ng kapatid ng Escabeche, yung CEO doon, napaka-weakling naman kasi. Parang, wala rin ano, wala rin parang, walang ambag. Walang ambag. Hindi ko nga alam kung bakit naging CEO yun eh. Naging CEO yun kasi umatras yung mga katunggali niya. Mm. Pero hindi, pero I don't think cut talaga siya para maging CEO. And dami na yata na i-imbier na sa kanya. Tapos, ang tumatrabaho at ang sumusuporta daw ay yung barangay captain ng kabilang barangay. Na-chokaran din ng barangay captain nyo. Ayan. So, yun ang gulo-gulo talaga dito sa ano. Mga barangay issue talaga, ang gugulo, no? Yung ang drama. Alam mo yung barangay, di ba? Nandiyan ang drama sa barangay. Ang drama, eh. Nandiyan yung drama, nandiyan yung kabitan, yung mga, di ba? Oo. Ang barangay talaga, ang ano, ang kaya nga 'di ba mga politiko kailangan talaga is meron silang connect sa mga barangay captain kasi lalo pag natakbo ka ng ano national kailangan syempre mag-introduce sa iyo sa barangay captain mayor syempre mag-introduce sa isang mayor governor syempre pipiliin mo governor yung mas maraming network ng mayor at mas maraming network ng barangay captain. Mm-hmm. Diba? Kasi yung barangay captain, yung mag-mobilize ng mga tao from the ground. Correct. Sila yung kilala eh. So, ganun-ganun ang leveling nila. Kaya ano ang tawag dito? Yung, at saka kasi yung ano, yung nando sa barangay level, yan kasi makaka-identify eh kung sino yung iyo at saka hindi iyo. Yes. Uh-oh. Yes. Mm-hmm. Kasi yung barangay din. Kaya nga mahilig yung mga politiko, mahilig silang magbigay ng mga ayu-ayuda. Oo. Sino man ang magbigay ng ayun? Yung mga barangay. O, eto na ha, para sa tao mo na yan ha. Mm-hmm. Bakla hindi yan para sa mga mahirap. Ang binibigyan nila niyan is para sa mga tao nila. Sa mga nila. Tao nila. Oo. So, correct. Eto ayun. Ha. So, So, halimbawa, meron ka na. So, kasi meron kailangan mo ng base eh. So, ang base nila, ang base nila, yan na yung base nila. Halimbawa, ilang million yan? 3 million? Or 10 million yung mabigyan ng kayo? Or sabi natin, 4 million yung mabigyan ng kayo. Bakla may 4 million ka ng siguradong, tao. Ano? Siguradong iyo. So, yung itataas mo na lang, yan na yung alas, yung kampanya mo na lang, yung bubula-bulahin mo na lang sa debate, bubula-bulahin mo. Pero meron ka ng sure na yung mga nakuha na ng barangay. Oo. Actually, nagtataka ako nung ano, nung 2022. Nagtataka ako kung bakit nakapasok si ano, si kaya guys, you cannot really underestimate the power of Ayude. Talaga it changes the result of the election. Kasi nagtataka ba't nakapasok si ano, si
Rizzo Ontiveros sa top 12 na. Sa Senate, ano, Senate election, senatorial election. Kaya ba't kaya nanalo yan? Ganyan. Well, one thing, hindi niya in-associate yung sarili niya dun sa mga losers. Hindi siya dumidikit sa campaign ni ano eh, sa campaign ni Mama Lenny noon. Pagkatapos, I ask around na parang, binoto niyo ba si ano? Binoto niyo ba to? Binoto niyo ba yan? Ganyan-ganyan. Tapos kakatanong ko ng kakatanong ng ganun. Kasi nga, parang naloka ako kung bakit siya nakapasok. May mga nakausap ako na, ate, binoto namin yan kasi nagpamigay yan ng ayuda sa mga, ano yun yung mother goose? Narinig mo na yung ano? Narinig mo na yung tawag nila na mother goose? Ano? Mother leader? Mother goose? Basta parang ganun. Siya yung parang leader-lideran sa mga barangay. Ganun. So, talagang maganda yung naging diskarte niya. Kasi nagpaayuda ng bonggang-bongga daw, di umano, itong si Risa sa iba't ibang mga toda, sa iba't ibang mga mother goose, kinemerlu, ganyan-ganyan. So, ngayon, hindi naman nila kailangan ng ipagsigawan na binoto nila ito or ipakampanya. Pero, nagkaroon siya ng base kung saan, ayun, nakatulong sa kanya talaga yung, ako tingin ko nakatulong sa kanya ng bonggang-bongga yun, yung pamimigay ng ayuda. And I think that is the template of Tambaluslos and other politicians na push ng push sa ayuda. Kasi, nakaano talaga, yung talagang it will really help your popularity, your chances of winning sa election, ganyan-ganyan. Ang problem, yung pamimigay nga nila ng ayuda kasi, has become so shameless na it amounts to vote buying already. Ganun. Naging legal na siya na ano, naging legal na vote buying na. Ayun. Kaya nga, sabihan ninyo, lahat ng mga kamag-anak ninyo, kaibigan, lahat ng inyong mga kakilala, ganyan-ganyan, na ang pag-receive ng ayuda should not be a reason to vote for that person. In fact, it should serve as a red flag. Pag kayo binibigyan ng ayuda, pagkatapos, hindi naman clearly defined para saan yung ayuda na yun, or parang, di ba? Hindi nyo dapat i-take yun as a standard of public service. Ganun. Ayun. Although may mga ano rin naman, may mga, ang tawag dito, yung mangilan nila ng mga ayuda na talagang, yung meron talagang tinatarget na problema. May mga ganun naman na ayuda na okay. Pero, gayon pa man, it's better to, ano no, to err on the side of caution. Pag na-receive kayo ng ayuda, dapat suriin nyo. Dapat maging red flag siya. Diba? Ba't kayo bibigyan ng ayuda? Ba't kayo ano, ganyan? Kung yung politiko na nagbibigay sa inyo ng ayuda ay walang ibang mai-offer, kundi ang pamimigay ng ayuda, mag-isip-isip na po kayo. Ayan. So, ayun. Sabi ni Tenten Maria, kaya ba si Ayuda ang ginamit para sa PI? Di ba deadline daw ng PI, Holy Week? Well, that's the fastest way to get. So, ano na yan? Tuloy na talaga yung PI. It looks like. Pero ano nga, ayun na nga, bakit ka nagpapa-PI and at the same time, nasa front line ka ng World War II? True. Diyos me. Itong ano na to, hindi mo maintindihan yung gusto. Ay! Merong galit na galit na ano, merong galit na galit na public official. Sabi niya, ba't daw nagalit yung mga tao sa People's Initiative dahil lang daw si Martin Romualdez ang nagsusulong? Hindi raw niya maintindihan.
Hindi ko mag-gets rin yung ibang mga tao. Hindi ko gets to ibang mga tao na bakit nyo kasi iniisip na galit lang rin, na bukod sa galit, na walang ibang reason yung mga taong galit sa PI bukod kay Martin Romualdez. No? Ba't nyo kasi iniisip na galit lang ang mga tao kay Martin Romualdez kaya ayaw nila ng PI? Diyos ko po, napakadami pong reason kung bakit ayaw ng mga tao ang PI. Isa lang po doon sa mga reasons na yon ay yung dahil si Martin Romualdez yung behind it. Hindi, kung ganyan ang reasoning na iniligay sa'yo ng mga to, eh ang masasabi ko lang is, we're fucked. Pero, ayun. Walang masabi yung ano, no? Yung parang, yung hindi mo ma-defend yung substance ng ano, substance ng PI. Pagkatapos parang ang gagawin na lang is, eh, ba't kasi kayo galit? Eh, parang ganyan-ganyan. Eh, hindi ba ano, hindi ba parang stupid reasoning nyo na kaya ayaw nyo lang ng PI dahil si Martin Romualdez ang nagsusulong, yung gano'n. Hindi po gano'n. Napakadami pong reason kung bakit ayaw namin ng PI. Isa lang doon dahil si Martin Romualdez ang nagsusulong. Pero madami pang iba. Madami pang iba. Ayun. Anyway. Ako, sige na, girl. Oo nga, makano na rin. At ang nakababa namin sa mga kwento tukol sa sinabi ng manikurista sa parangay nga. Oo nga. Gusto ko rin, gusto kong magpa-manicure ulit eh, para makakuha rin ako ng mga ano. Matindi tong manikuristang to. Ang daming alam. Oo. Sige na. Bye! Okay, sige, bye-bye everyone!